Ano ito, Hernan? Tiningnan niya ang papel na nasa masa. Read it. Utos ni Hernan. Dahan-dahan niyang dinampot ang papel at binasa iyon. Napaawang ang labi niya nang mabasa iyon. Annulment papers. Bakit? Let's end this, Antonia. Hindi tayo tatagal sa ganitong setup. Dito rin ang bagsak natin balang araw, kaya huwag na nating patagalin. Hindi siya agad makapagsalita. Pero Hernan, may pag-asa pang... Pero para sa akin wala ng pag-asa. I want to end this, kahit papiliin mong ipagpatuloy ito. Pipiliin ko pa rin na takasan ka at magpakalayo sa'yo. Here, sign the papers, Antonia. Tapos ay inabot nitong papel sa kanya. Nakatitig siya sa ballpen na inabot nito. Ito na ba talagang huli? Wala na ba talagang pag-asa? Tutuldo ka na ba talaga ni Hernan ang lahat? Kapag ba pinirmahan ko ito ay, magiging masaya ka na ba? Nanginginig ang boses niya. So much happiness, Antonia. Walang pakundangang sagot dito sa kanya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik si Hernan habang nakaupo sa may bar counter. Pinagmamasdan ng lalaki ang mga tao sa dance floor. Nakailang tungga na siya ng hawak na whiskey sa kamay niya. Nagbibigay ng kakaibang init ang alak sa lalamunan niya. Kaya lang hindi mabawasan ang iritasyon niya sa mga oras na yun. Sa tuwing iniisip na talagang pinakasal siya ng pamilya sa babaeng hindi niya kailanman gusto. Dude, I think alam ko na kung nasan ka ngayon. Kung di lang ako busy ngayon, baka nagpunta na ako dyan. Pero wala eh. Anin ang kaibigan niya sa kabilang linya. Akala niya pa man din ay makakapunta ito doon. Mukhang mag-isa na siyang magpapakalasing ngayon. Kung hindi lang nagkataong sumabay sa drama niya ang opening ni Austin sa bagong brush ni Twy, baka magkasama sila ngayon. Kaya lang binalas talaga siya. Katulad ng kamalasan niya nang makilala niya si Antonia. May gusto ang babae sa kanya at nagkakaintindihan ang pamilya nila. Nung nag-decide ang parehong pamilya na ipakasal silang dalawa, ay alam niyang si Antonia ang unang natuwa sa bagay na yon. Mainhin si Antonia. Magaling sa kusina. Magaling sa lahat ng bagay kapag tungkol sa bahay. Talagang wife material ang babae. Kaya lang hindi ang tulad ni Antonia ang type niya. Mas prefer niyang mga babaeng usual na nakilala niya sa mga club. May isang babae siyang kanina patinitigan mula sa kinaupuan niya. Inangat ng babaeng hawak na wine glass habang sumasayaw at sinasabayan ng bewang ang maharot na tugtog sa dance floor. Kung nandito si Austin, tiyak na kanina pa nito nilapitan ang babaeng ito. Pero sila ng taste pagdating sa mga babae, kaya tiyak na magkakasundo sila sa bagay na to. Hindi niya nilubayan ang tingin ng babae hanggang sa napansin niyang nagsimula na itong maglakad palapit sa kanya. Sumilay ang mapaglarong ngisi sa labi niya habang pinagmamasdan nitong palapit. Dry martini for me. Anin ang babae sa bartender sa sexy na boses. Umupo ito sa high stone malapit sa kanya. Kaya lang, may naalala siya sa boses na yon, si Antonia. Parehong-pareho nito ang boses ng asawa niya. Agad siyang napailing. Nagpunta siya doon para kalimutan ang masaklap na buhay niya kasama si Antonia. Pero ito, at kahit sa boses ng ibang babae ay, ang asawa niya pa rin ang naaalala niya. Kanina ka pa nakatingin sa akin, Mr. Akala ko lang. Nung una, nag-assume lang ako. But here you are. Confirm. Nakatitig ka talaga sa akin. Nakangiting panimula ng babae. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Akala niya mahirapan siyang mag-start ng convo sa isang ito. Pero nagkamali pala siya. Mas lalo siyang na-excite ngayon. She looked gorgeous. Hindi ka na dapat ninibago kapag may nakatitig sa'yo. He showed a playful grin. Sinuklian naman iyon ng matamis na ngiti ng babae. Hindi na siya naghintay na maunahan pa nito. At naglahad na agad siya ng kamay dito. Hernan Alfonso. Ani habang nanatiling nakalahad ang kamay.
mas nag-iba yung kaakit-akit ng ngiti sa labi ng babae bago tinanggap ang kamay niya. Abigail, bahagyang humigpit ang hawak niya sa malambot na kamay ng babae. Wala bang magagalit na GF? Ani Abigail, sa malambing na boses. Sa isip niya, hindi lang GF ang magagalit kundi asawa. Kaya lang wala dito si Antonia. Wala rin siyang pakialam kung anong isipin ng babaeng yun. Sino ba naman kasi ito para kontrolin ang buhay niya? Mga bandang 12 ay natagpuan nilang sariling nasa isang hotel room. May init ang mga halik na pinagsaluhan nila habang papasok pa lang ng hotel room. Si Abigail pa mismong nagtanggal ng belt niya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Kaya gustong-gusto niya ang buhay single niya noon dahil may mga babaeng game gawin ang mga ganitong bagay na walang drama. Kaya hindi siya agad nakarecover nang bigla na lang siyang ipakasal ng pamilya niya sa babaeng hindi niya naman gusto at magiging dahilan ng pagkakulong niya sa buhay may asawa. Hindi naman kasi siya husband material, kaya bakit siya pang nataong nabigyan ng ganitong buhay? You're so fucking hot. Ani habang pinagmamasdan ang namumungay ng mga mata ni Abigail. Sinuklian lang yon ng nang-aakit na tingin ni Abigail. Tinulak siya nito sa kama at umibabaw. Mas lalo lang nag-iba yung kagustuhan niyang maangkin ito ngayon. Nalaman niyang ganito ito ka-agresibo. Hindi siya nagkamali sa babae. Ito pa mismo ang nagtanggal ng damit niya at ito rin ang nagtanggal ng damit nito. Nang tuluyan na nitong tinanggal ang lahat ng saplos sa katawan niya, ay sa kanya na pagmasdan ng hubog ng katawan nito. She have the curves that could make a man drool. Hernan. Nang banggitin nito ang pangalan niya sa sexy na paraan, ay mas lalo lang siyang nabaliw. Para siyang nabaon sa kumunoy na mas lalo pang binaon nito at di na makaahon. He's dominant above the bed, but now, mas naging dominante si Abigail kaysa sa kanya. Hindi siya makapaniwala. She sucked his huge thing. Nagdidilery siya sa sarap at pakiramdam niya ay doon palang puputok na siya. Not in your mouth, baby. Inawat niya si Abigail. Hindi siya papayag na mahulog lang sa foreplay ang lahat. Kailangan niya itong matikman bago pa mahuli ang lahat. Sumilay ang ngisi sa labi ni Abby nang umibabaw siya sa babae. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tuluyan itong inangkin na puno ng mga halinghing. Ang paligid nang magsimula na siyang umindayo. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Gusto niya itong parusahan dahil sa ginawa nitong pang-aakit sa kanya ng matindi kanina. Fuck! Hindi niya mapigilang hindi magmura habang pinagmamasdan ang namumungay ng mamata ni Abigail na animoy. Ini-encourage pa siyang pag-igyan ang ginagawa. Sunod-sunod ang mga pagkilos niya at mas naging doble pa ang bilis. Sisiguraduhin niyang hindi na makakalakad si Abigail kinabukasan. Magiging memorable rito ang nangyari sa kanila. Hernan, malapit na ako. Hindi na mapigilan ng babae ang mga ungol at daing. Naramdaman niyang pagbaon ng kuko nito sa likod niya. Hanggang sa narating nila ang rurok at sabay na pinuno ang ungol ng bawat sulok ng silid. Agad dinakpan ni Hernan ang mukha nang tumama sa sinag ng araw na nakapikit niyang mga mata. Masakit bang ulo niya dahil sa ininom kagabi. Mas lalo lang siyang naging bad mood nang magising na wala na si Abigail sa tabi niya. Hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Bakit pa nga ba siya nang hinayang? Samantalang dati-rati ay ayaw niya namang may naabutan siyang babae sa tabi niya kapag gigising siya. Lalo ng mga babaeng sasabing panagutan niya raw ang mga ito. Iyong mga mag-expect ng commitment after nilang maglabas ng init ng katawan sa nagdaang gabi. Ayos na rin siguro iyon. Natutuwa siyang iba si Abigail sa mga typical girls na nakilala niya sa club. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis si isipan niyang nangyari sa kanila kagabi. Sa kabilang banday, busy naman si Antonia sa niluluto niya. Kagabi ay, hindi nakauwi si Hernan. Iniisip niyang abalang lalaki sa opisina, kaya't hindi na nakauwi. Awang-awa siya sa asawa at naisipang ipagluto ng sinabawang baka para maalis ng stress. Napapangiti siya sa tuwing naisip niyang talagang isa siyang asawa ng isang Hernan Alfonso.
Isang beses niyang nakita noon si Hernan sa isang family event. Matikas na matikas ito sa business suit nitong suot. Dahilan para hangaan niya agad ang lalaki. Kung ano-anong narinig niya tungkol kay Hernan. Babaero, player, at kung ano-ano pa. Pero hindi pa rin nabuwag ang panghangan niya sa lalaki. Kung mas maiging sabihin, mas lalo lang naiba yung paghanga niya dito. Kahit ano pa yatang sabihin ng mga tao tungkol kay Hernan, ay mananatili siyang bulag at bingi doon. Seryoso? Pinaghahanda mo yun? Eh baka nasa ibang bahay iyon, o baka hindi na uwi iyon, at nandun na sa babae niya. Nagdadakdak na si Alice sa kabilang linya. Bahagya siyang natigilan nang marinig iyon sa kaibigan. Aaminin niyang nasaktan siya doon. Alam niyang hindi boto ang mga kaibigan niya kay Hernan. Naiintindihan niya naman ang mga ito. Paniguradong umabot na rin sa mga ito ang tungkol kay Hernan. Uwi yun sigurado. Paniguradong pagod yun kaya hindi nakauwi. Ay sus! Pinagtakpan mo pa. Napalunok siya. Sige na. Mukhang nandito na siya, tatawag na lang ko mamaya. Agad niyang pinatay ang phone niya. Wala pa namang nag-doorbell pero nagsinungaling siya para matapos na iyon. Ayaw niya nang marinig iyong ganong bagay sa kaibigan niya. Siguro ganun talaga kapag mahal mo yung isang tao. Magiging bingi ka sa lahat ng sasabihin nila. Parang ayaw mo nalang pakinggan ng mga negative feedback. At isa walang bahala na lang iyon. Hindi siya kumain at nanatili na lang sa mesa matapos makapagluto. Excited siya. At hindi makapaghintay at panay na lang baling sa entrance ng kusina. Ilang saglit nang hindi pa rin nakarating sa Hernan, ay nagtungo na siya sa sala para doon magbalik-balik. Sa paglalakad habang hinihintay pa rin, natumunog ang doorbell. Minsan ay sisilipin niya sa main door o kaya sa gate. Tapos ilang saglit ulit siya ay sisilip siya sa paradahan kung saan nandun ang sasakyan ni Hernan. Pero wala pa rin ito doon. Para na siyang baliw na pabalik-balik sa pag-check. Mga ilang minuto nang dumaan bago niya narinig ang doorbell. Parang sinilaban ng puwet niya nang marinig iyon. At agarang tumayo para salubungin ng kung sino ay nasa labas. Dali-dali siyang nagtungo sa main door. Nakangiti siyang binuksan ng pinto. At agad bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng asawa. Mas lalo lang lumawak ang ngiti niya sa labi. Good morning. Malambing niyang bungad sa asawa. Kahit nakakunot ang noon ito at mukhang istrikto ay nanatili pa rin siyang nakangiti dito. Halatang hindi magandang umaga nito. Naiintindihan niya ito. Stress sa trabaho kaya ganon. Akin na ang akmang babawiin niyang dala nitong jacket. Nang iiwas nito sa kanyang jacket nito para hindi niya makuha. Tapos sinamaan siya nito ng tingin. Sorry. Naganda nga pala ako. Nagluto ako ng beef. Kumain na muna tayo. Nakangiti siya para makabayo sa pagkapahiya. Later. Anito at niluwagan ang necktie habang paakyat ng taas. Ngaling-ngaling niyang tiningnan ang mga nakahandang plato sa dining at agad sumunod kay Hernan sa taas. Sumunod agad siya sa kwarto nila nang makapasok ito doon. Mabilis siyang naghalungkat ng mga pambahay sa closet nang makitang magsashower na si Hernan. Lahat ng gagamitin nito ay inilabas niya. Pati towel ay kinuha niya rin para iabot dito. Towel baka makalimutan mo. Takangiti pa rin niyang turan nang buksan ni Hernan ang pinto ng banyo. Nanatili itong nakabusangot ng hablutin sa kanyang hawak niyang towel. Tapos padarag na sinara ng lalaki ang pinto ng banyo. Bahagya pa siyang napakurap sa gulat. Bumuntong hininga siya. Bumaba ka kaagad pagkatapos mo, Hernan. Iinitin ko lang ang sabaw. Laylay ang balikat na bumaba siya. Nang magsimula na silang kumain ay nanatiling tahimik silang dalawa. Gusto niyang kumustahin ang asawa sa araw nito. Pero hindi siya makahirit dahil sa kaseryosuhan nito. Baka magalit lang ito kapag nagsimula siyang magsalita. Wala namang reklamo sa Hernan sa pagkain at nagpapasalamat siya doon. Pero maganda sana kung narinig niya mismo dito na masarap ang niluto niya. Kailanman, hindi pa siya pinuri ni Hernan. Nang mapansin na tapos ng lalaki ay agad siyang napahinto sa kinakain. "You're cooking too much. Dalawa lang tayo dito." Simula ni Hernan. Agad siyang kinabahan sa naging tura nito.
Baka gumastos tayo ng 100,000 sa pagkain lang. Matuto kang magtipid. Tapos sinuliya pa nitong natirang ulam sa lagayan. Napalunok siya at nanatiling kabado. Bago ka pumasok sa buhay may asawa, dapat pinag-aralan mong budgeting. Hindi ako nagpagod sa trabaho para lang sayangin mo dito sa kusina. Napayuko siya sa susunod na sinabi ni Hernan. Pasensya na, hindi na maulit. Hindi na nagsalita si Hernan at nagtungo na sa taas. Napasulip siya ulit sa ulam. Siguro yun na lang ang ulamin niya hanggang mamayang gabi. Napabuntong hininga siya. Tama naman si Hernan. Hindi dapat siya nagsasayang ng pagkain. Hay nako. Marami namang matitinong lalaki riyan. Antonia, kung mas gwapo ka Hernan ang hanap mo, bibigyan kita. Kung kasing yaman niya, may mayre-recommend din ako sa'yo. Alam mo naman ang karakas ng Hernan na yon, kaya bakit siya pa? Hindi maampat na bulalas ni Alice sa kanya. Si Alice, alam niyang nag-aalala lang talaga ito sa kanya. Hindi ito nagpipigil. Kapag may gusto itong sabihin ay sasabihin ito. At hindi ito kailanman naging plastic sa kanya. Kahit pa yata si Hernan, kapag kaharap nito ay mumurahin ito. Kaya lang kahit anong salita ang marinig niya kay Alice. Kahit pa yata ingungud siya ng babae sa putik para lang matauhan ay hindi pa rin gagana. Ganun kalala ang tama niya kay Hernan. Nakaya niyang baliwalain ang lahat ng negative sides ng lalaki makasama lang ito. Anong drinks ang gusto mo? Aniya para maiwasang pag-usapan ng asawa niya. Espresso. Ani Alice na nakabusangot. Limahin mo. Nagulat siya. Ha? Diba ayaw mo sa kafe? Sino nagsabi para sa akin yun? Order ko yun para sa'yo. Laklakin mo lahat para nervyusin ka dyan sa kamartiran mo. Napanguso na lang siya sa sinabi ni Alice. Ito talaga ang number one hater niya. Panigurado. Mga bandang 7 PM ay nakauwi na siya. Family gatherings ngayon sa mansyon ng grandparents ni Hernan. Nakasuot siya ng formal na nightgown para sa in-granding party. Habang si Hernan ay nakasuot ng salunga sa kulay sa gown niya. Pero kahit papaano napangiti siya nang mapagmasdan ng kagwapuhan ng asawa niya. Kahit nakabusangot ay kwapo pa rin. I can fix your necktie. Aniyat akmang lalapitan si Hernan. Pero umiwas ito. At ito na mismo nag-ayos ng necktie nito. Bumaba na ito tapos nun. Kaya't nang madali siyang subabay sa lalaki para sabay silang makasakay. Natatakot siya baka kung anong sabihin ng iba kapag nakita ng mga itong iniwan siya ng asawa niya. Ang driver nila mismo nagbukas ng pinto para sa kanya at hindi sa Hernan. Medyo nasaktan siya sa part na yun. Nasasaktan siya kasi nag-expect siya ng mas mataas pa. Kasalanan niya rin. Napabuntong hininga siya. Nang makarating sila sa party ay agad sumalubong ang mga magulang na Hernan. Masaya ang lahat. Iha, at last. You both came here. Kanina pa kami naghihintay sa pagdating nyo. Masayang bungad ang mama ni Hernan. Agad silang iniharap sa mga grandparents ni Hernan. Masaya siyang makaharap ulit ang mga ito. Welcome na welcome siya. At ramdam niyang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Hernan. Itong si Hernan lang naman kasi ang malamig sa kanya. She was dance. Sige na iya. Gagad ang ina ni Hernan sa kanilang mag-asawa. Ngali-ngali siyang sumulyap kay Hernan na tila walang balak na gawin ang gustong ipinagawa ng pamilya nito sa kanila. Para kasi sa kanya, ayos lang. Kahit hindi siya kibuin ni Hernan ngayong gabi. O kahit hindi siya isayaw nito, masakit iyan sa totoo lang. Pero kaya niya naman tiisin. Ayos lang. Ang importante ay maging komportable si Hernan sa gabing yun. Hernan, iyo! Kalabit ng mama ng lalaki dito. Medyo nakaramdam siya ng awkwardness sa pagkakataong iyon. Nababahala na rin siya dahil sa nakikita niyang emosyon sa mukha ng asawa. Nakabusangot ito at mas lalo lang nagdilim ang anyo habang nakaupo sa tabi. Mama, ayos lang. Pagod si Hernan kaya siguro ayaw niya. Pero ayos lang talaga. Hindi rin ako marunong sumayaw. Nakakahiya. Pigil niya sa mama nitong kulitin pa si Hernan. Oh, then Hernan should teach you how iya. Come on, Hernan. Nandun din ang mga pinsan mo.
Tinuro pa ng ginang ang mga lalaking nasa dance floor na kasama mga asawa ng mga ito. Sir na lang talagang bukod tanging na natili sa tabi at madilim mo nakatingin sa mga tao sa dance floor. No, we are really fine, Mama. Nakakahiya. Awit niya sa ginang. Hanggang sa bigla na lang tumayo si Hernan at kinuha ang kamay niya. Tapos bigla na lang siyang hinila nito sa dance floor. Walang ganang giniyan nito ang parehang braso niya sa mga balikat nito. Nagulat man ay, nakaramdam pa rin siya ng pag-init ng mukha. Ilang beses sinigaw ng isipan niya kung gaano nakakahiya ang itsura nila. Satisfied? Sarkastikong sambit ni Hernan. Napayuko siya, halatang iritado sa Hernan. Pwede na tayong umupo ngayon. Sabi nating tapos na iyong sayaw natin. Alanganin ang boses niya. Akala mo hayaan tayo ni Mama na matapos ng ganun-ganun lang? Paniguradong itutulak lang ulit tayo ng mga yon. Dito sa dance floor which is ini-enjoy mo naman. Napasinghap siya nang humigpit ang hawak nito sa bewang niya. She like everybody's attention. Even my attention. Nagpapaawa ka para kauwaan ka at ibigay sa iyong atensyon na gusto mo. May din ang bawat bigkas na Hernan noon. Nanlaki ang mga mata niya at agad umiling. Hindi ganun iyon, Hernan. Ngumisi ito ngunit malamig ang emosyon sa mga mata. Talaga ba? But you look like you're such an attention seeker. Binulong nitong huling kataga sa kanya. Nakagat niyang ibabang labi para pigilan ang pag-iyak. Kahit kailan hindi niya naisip na ganun ang tingin ni Hernan sa kanya. Hindi siya ganun. Pagkatapos ng sayaw ay bigla na lang umalis Hernan sa gitna ng dance floor at iniwan siyang mag-isa doon. Hindi niya na alam kung saan nagpunta ang lalaki. The amount of humiliation she gets was too much. Hindi niya alam kung deserve niya ba iyon. May nagawa pa siyang masama para gawin iyon sa kanya. Umalis na lang siya bigla nang dalang sasakyan. Hindi ko alam kung siya nagpunta, tita. Balita ng isa sa mga pinsan ni Hernan. Agad sinunda ng iba si Hernan matapos siyang iwan ng lalaki sa dance floor. Ang masakit ay, iniwan pala talaga siya ng asawa doon. Don't worry, Iha. Pagsasabihan namin siya bukas. Ipapahatid kita sa driver namin. Gusto niya sana pigilan ang ina ni Hernan sa balak nitong gawin. Pero hindi na siya makapagsalita sa sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yon. How dare you to do that to her, Hernan? Hindi lang ang pamilya natin ang pinahiya mo sa harapan ng lola at lolo mo, maging si Antonia. You're being rude and ungentleman. Bulalas ng ama ni Hernan. Umagang-umaga ay iyon agad ang bungad ng ama niya sa kanya. Umuwi lang naman siya sa bahay kagabi. Wala siyang pakialam kung napahiya. O ano si Antonia? Mag-sorry ka sa kanya ngayon. Surely hindi mo lang ginawa iyon kagabi. Magtatanong ako kay Antonia kung nag-sorry ka na. Tapos ay binabaan siya ng ama ng cellphone. Parang gusto niyang matawa sa narinig sa ama. Baka nga pagalitan niya pang babaeng yun eh. Wala siyang pakialam kung anong isumbong ng babaeng iyon sa pamilya niya. Nakaroba lang siya habang pababa. Kukuha siya ng kape sa kusina. Iniisip niyang nagbuborda pa rin si Antonia sa Maypool hanggang ngayon. Nakita niya kasi kaninang babae sa Maypool na nagbuborda na naman. Akmang papasok na siya sa kusina nang mapansin ang tawa sa may pool. Natigilan siya nang makitang babae doon na nakipag-agawa ng tela sa aso niyang si Brown. Basta si Antonia dahil sa sprinkler na naka-on. Ibalik mo sa akin yan, Brown. Lagot ka sa akin kapag nahuli kita. Sigaw na Antonia habang paikot-ikot sa pool at hinahabol si Brown. Suot ng babae ay manipis na damit pang bahay. Bumabakat ang bawat korba ng katawan nito dahil sa basang damit. Brown, ano ba? Natatawang bulalas ulit ni Antonia. Hindi na sana Hernan ang ganitong senaryo. Ang naalala niya ay isang mahinhin at palangiti lang si Antonia. Hindi niya pa nakitang ganitong side ni Antonia. She looks so childish yet sexy. Nang mahuli nito si Brown ay agad niyakap ang aso para mabawi ang tela na tanga ni Brown. Nahula niya ay siyang binorda ni Antonia. Hindi niya malang namalaya na nakalimang minuto na siyang nakatayo doon habang pinagbamasdan si Antonia sa labas. Parang gusto niyang kastiguhin ang sarili ng mapagtantong ginawa. Dumiretso agad siya sa kusina para asikasuin ang kape niya. Nagtimpla siya at nagtungo sa sofa sa sala. Ilang saglit ay narinig niyang tawa sa loob. Ibig sabihin ay
Nakapasok na si Antonia. Basa pa rin ito ng balingan niya. Ni hindi man lang napansin na nasa sala siya. Nasa aso niya ang atensyon nito. Tara na, Brown. Nilalamig ka na. Ako rin. Gusto mo i-blower kita? Sa taas tayo maglinis sabay tayong... What do you think you're doing? Hindi na siya nakatiis at nagsalita na. Siya lang nagpapaligo sa aso niya. Hindi niya rin maintindihan itong si Brown kung bakit mas gusto nitong nilalapitan si Antonia. Samantalang ang stricto nito si ibang babaeng niya noon. Pero kay Antonia, ang amo-amo nito. Agad niyang nakita ang pagtatakas sa mukha ni Antonia. Hindi ba pwedeng paliguan si Brown sa taas? Takang tanong ng babae. That's my dog, Antonia. She don't have the right to. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang mapatingin sa katawan ni Antonia. Wala sa sariling napalunok siya. Okay. Dito ko na lang sa baba papaliguan si Brown. Tara na, Brown. Tapos agad siyang tinalikuran. Ni hindi na nito pinakinggan ang mga gusto niya pang sanang sasabihin. Napakuyom ang kamo niya. Kailan pa ito naging ganon? Kagabi kahit umuwi siyang mag-isa at iniwan nito, hindi siya nito kinumpronta. Nag-expect siyang magdadrama ito. Pero wala. Naligot na tulog ito katabi niya. Ngayong umaga dumiretso ito sa pool ng sobrang aga. Tapos iyon ang abuti niya. Pagkababa niya. Ano naman ngayon? Di ba at mas mabuti ngayon? Hindi siya binubulabog nito. Tahimik lang ito at inaasikaso siya na parang hindi ito apektado sa mga sinabi at ginawa niya kagabi. Dapat ayos na ayos pa iyon sa kanya. Dapat nagpapasalamat siya. Pero bakit ganito? Parang naiinis pa siya? Dahil ba walang epekto kay Antonia ang mga ginagawa niya? Nang matapos itong asikasuin ng aso niya ay, nagkulong lang ulit sa silid nila si Antonia. Hindi na siya nakatiis at umakyat. Naabutan niya itong kinakausap ang aso habang pinapakita sa cellphone nito. Seriously? Bulalas niya pa sa isipan. Nagkatinginan sila ni Antonia, pero binalik lang nito ulit ang tingin sa aso. At nagpatuloy sa pakipag-usap kay Brown. Nag-bake si Antonia mga bandang 5, kaya lang umalis na siya nun. Sinadya niyang huwag ng tikman ang niluto ng babae. Dumiretso siya sa bar, bandang 7. Agad hinanap ang mamata niya, ang presensya ni Abigail. Mabilis niya itong nahanap sa may bar counter. Nakaupo ito doon at umiinom ng cocktail. Agad siyang sumulpot sa likuran ng babae at mula sa likod ay pinaikot niyang braso sa baywang nito. Agad niyang naamoy ang sweet scent perfume nito. Ikaw talaga, Hernan. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita'y hinihintay. Malambing na sambit ni Abigail. Sa huli natagpuan na naman nila ang isa't isa sa isa sa kwarto ng hotel malapit doon. As usual, wild pa rin sa kama si Abigail. Napupuno ng mga ungol nilang dalawa ang silid habang patuloy na umiindayog ang babae sa ibabaw ni Hernan. Can we stay like this till morning? Ani habang yakap-yakap si Abigail. Parang hindi niya nakilala ang sarili. Hindi naman siya ganito sa mga naikama niya noon. Hindi siya umuulit ang babae. Pero iba si Abigail. Parang nagiging clingy pa nga siya dito. Oh my gosh, Mr. Alfonso. Ayoko ng clingy. Pabirong tugon naman ni Abigail. That's why I like you. Hindi ka clingy at ayoko rin ng clingy. Mali pa na lang kung ikaw yun. Ngumisi si Abigail. Bulero. Sana nandito ka pa rin hanggang sa pagising ko. Humakap ng mahigpit si Abigail sa kanya. I can't. May iba pa akong bagay na dapat gawin. Sabay na tayong umalis. Ungot niya. Bumuntong hininga si Abigail. Still can't. Sorry, baby. Umuwi ka na lang mag-isa. Kaya mo na yun. Gumanti ng mahigpit na yakap si Hernan sa babae. Sana kaya kong pahintuin ng oras. Corny ha. Singit naman ni Abigail. Tapos nagtawanan na silang dalawa. Hindi umuwi si Hernan sa bahay nila. Gaya ng dati. Iniwan na naman siya ni Abigail sa hotel room pagkatapos ng mga ginawa nila kagabi. Pakiramdam niya para siyang babaeng birhin. Nainiwan na lang basta-basta matapos makuha ang virginity. Sa office na siya natulog pagkatapos kagabi. Nagkapi lang siya ng umagang yon. Wala siyang balak mag-agahan. Wala siyang ganang kumain ng kung anong meron.
ngayon sa labas. Hanggang sa biglang naalala niyang bulalo na niluto ni Antonia. Napapailing siya. Bakit si Antonia naman biglang sumagi sa isipan niya? Natauan siya nang marinig ang katok mula sa labas. "Come in." Wala sa sariling tugon niya sa katok sa labas. Iniisip niya ang sekretarya niya iyon na magpapasa ng report. Pero imbis na sekretarya niya ay ang mukha ni Antonia ang bumungad sa kanya. Para siyang namamalik mata na makita si Antonia dito sa office niya. "Nagdala ako ng bulalo." Nakangiti na tinaas ni Antonia ang malaking lagayan na nakasilid sa echo bag. "Hindi ka naman kasi nakauwi kagabi kaya dinala na kita para makakain ka na agad." Naglapag agad ng mga kubyerto si Antonia sa mesa niya. Maging plato ay nagdala pa ito. Tapos ay tumingin-tingin ito sa paligid at inayos ang mga dapat ayusin. "Nako, dapat pala dalasan kong punta dito para maayos ko itong mga libro mo dito. Hindi naka-arrange siyang maayos ito." Nagsimula na itong mag-arrange ng mga libro. May ginagawa siya pero hindi siya makapag-concentrate dahil sa presensya ni Antonia sa silid na yon. Dagdag pa na nagsasalita ito at pinupunang magamit niya sa opisina habang nag-a-arrange ng mga libro sa istante niya. Hindi naman ito pinapupunta rito para mamuna sa arrangements ng silid niya. Pinagmasdan niya ang mga kubyerto sa mesa niya. Talagang nagawa pa nitong maglapag ng mga plato sa mesa niya sa oras ng trabaho niya. "Naku, ang dami mo palang encyclopedia di." Hindi natapos na Antonia ang sasabihin nang lapitin niya ito at bawiin sa kapay nito ang libro at ibalik sa pinagkuhanan nito. "Isa sa pinakaayaw ko ay ikaw. Pangalaw sa pinakaayaw ko ay iyong pinapakailaman ng taong ayaw ko ang magamit ko." May din ang bawat salita niya. Natigilan si Antonia habang nakatitig sa kanya. Hindi niya rin asama kakapag bitiw siya ng ganung salita. Napansin niyang pangingilid ng luwas sa mga mata nito. Pero sinikap niyang huwag magpadala sa nakakaawa nitong hitsura. Sa kabila ng masakit na salita na binitawan niya, ay nagawa pa rin itong magbitiw ng pilit ng ngiti. May pag-aalangan sa mga mata ni Antonia at tila hindi siya kayang tingnan. "Pasensya na, hindi na maulit." Natarantang kinuha nitong dalang bag at ngalingaling lumabas. Agad pinunasan ni Antonia ang mga luha sa pisngi. Nang makarating sa elevator, sinikap niyang huwag ipakita ang luha sa mga mata niya nung palabas siya sa office ni Hernan. Baka may makakita sa kanyang umiiyak habang palabas kanina. Baka kung anong isipin ng mga tao kay Hernan. Ayaw niyang masirang pangalan ng asawa niya. Sobrang nasaktan siya kanina, parang gusto niya nang maiyak sa harapan nito. Pero sinikap niyang pigilan iyon. Hindi na siya iiyak sa harapan ni Hernan. Hinding-hindi na. Mabilis siyang nakalabas ng building at kaliwat kanan ang pagbati ng mga staff ng building sa kanya. Knowing na siyang asawa ng CEO niyon. Hanggang doon lang. Hanggang papel at titulo lang ang hawak niya kay Hernan. Pero ang puso nito, hindi siya ang laman. "Tonya?" Natigilan siya sa pag-iisip ng mahimigan ng boses na yon. Nakatayo siya sa tabing kalsada para hintayin ang taxi pa uwi. Nagtaxi rin siya papunta doon. Namilog ang mga mata niya nang makilala kung sinong nasa harapan. "Nathaniel?" Agad na nagliwanag ang aura niya at kuminang ang mga mata. "Hello, Tonya." Kumindat pa ito. Ang best friend at kababata niyang si Nathaniel na ilang taon nang hindi nakakabalik sa Pinas ay sa wakas nandito na sa harapan niya. "Sakay ka na. Marami kang utang na kwento sa akin." Anyaya nito. Nang maalala niya si Hernan ay bahagyang nanumbalik ang lungkot sa sistema niya. Kaya lang nandito si Nathaniel. Hindi naman pwedeng pati sa kaibigan niyang ito magmumukha siyang stress. Kagagaling na nito mula sa ibang bansa. Pag-aalalahanin niya pa ba ito? Sa isang coffee shop sila nagtungo ni Nathaniel. Halata ang saya sa mukha nito nang sa wakas magharap sila sa isang mesa. "Paboritong cheesecake." Tinuro nito ang slice ng cake sa food tray na hawak nito. Ang tagal na nun pero naalala pa rin itong paborito niyang cake. Napangiti siya at nagsimula ng kumain noon. Tama ito. Hanggang ngayon gustong gusto niya pa rin ang cheesecake. "Hindi ka pa rin nagbabago. I hope you're okay with your life now, Tonya." Bakas ang pait at ngiti nito ngayon habang sinasabi iyon.
Tila may ibig sabihin iyon. Okay na okay lang ako, Nat. Masaya ako. Nagawa niya pang umiti sa kabila ng pait na naranasan niya sa piling ng asawa. Parang hindi siya umiyak kanina lang dahil ininsulto siya ng taong mahal niya. That's good to hear, Tonya. Tumango siya. Ikaw naman, may girlfriend ka na ngayon? Nagkibit-balika si Nathaniel. Unfortunately, busy pa ako sa business. Wala pa akong balak na mag-love life. Napaismid siya. Imposible. Baka may crush ka. Sino, ha? Nagbitiw lang ito ng mag-aangiti at umiling. Wala talaga. Pumangalong baba siya at matamis ang ngiting binigay kay Nathaniel. Ang swerte-swerte ng babaeng mamahalin mo. Nasa iyo ng lahat. Kwapo, masipag, sweetheart, maalalahanin. Wala na silang hahanapin pa. Nakatitig lang si Nathaniel sa kanya. At kung may anong emosyon sa mga mata nito, habang nakatitig sa kanya. Iyon bang tingin mo sa akin? Paano kung niligawan kita noon? At naging tayo magpapakasal ka ba sa akin? Biglang naitanong ni Nathaniel. Natigilan siya. Parang kakaibang pakiramdam niya sa sinabi ng lalaki. Kila hindi ito nagbibiro ng banggitin iyon. Medyo nakaramdam siya ng awkwardness, pero bigla siyang tumawa para mawala ang awkwardness na iyon. Siyempre naman, sabi ko nga, nasa'yo na lahat. May hanapin pa ba ako? Ang swerte-swerte ko kasi magiging patay na patay ka sa akin. Ano yung tumawa ulit? Ayan. Natigilan siya sa sunod na sinabi ni Nathaniel. Napabaling siya dito at napakamot sa sentido. Ha? Ano yung naguguluhan? Saglit na nabalat ang katahimikan ng pagitan nilang dalawa. Ngunit biglang tumawa si Nathaniel. Assuming ka. Kung may magugustuhan ako, hindi ikaw yun. Bawi nito. Maluwag sa pakiramdam ng sabihin iyon ni Nathaniel. Baka nag-overthink lang siya. Nihiya tuloy siya bigla. Grabe ka. Ngumuso siya at hinampas ang braso ng kaibigan. Agad na sinalubog ni Antonia ang asawa ng makarating. Kahit ganun ang nangyari sa kanila kanina sa opisina, wala pa rin siyang dahilan para iwasan ito. Asawa niya ito at kailangan niyang magpakumbaba para tumagal ang kanilang relasyon. Pasasaan ba't matutunan din siyang mahalin ni Hernan. Niintindihan niyang nagkaganon ito dahil pinilit ito sa isang bagay na hindi nito gusto. Kahit siya naman ay magagalit din kung iyon ang nangyari sa kanya. Kaya lang pumasok na sila sa ganong buhay, kaya dapat nilang panindigan iyon. Para na rin sa kapwa nilang mga magulang na umaasang magiging maayos ang buhay nilang mag-asawa, sisikapin niyang mangyari iyon. Kumain na tayo, Hernan. Mahina ang boses niya nang banggitin iyon. Hindi ito nagsalita at umakyat na sa taas. Katulad ng dati, hinanda niya lahat ng kailangan ni Hernan. Katulong ba kita para umakto ka ng ganyan? Biglang sulpot ni Hernan sa likod niya na ikinagulat niya. Kukuha na dapat siya ng damit ng asawa, pero bigla nitong binawi sa kanya ang damit na hawak niya. Tapos na pala itong naligo at hindi man lang niya napansin. Well, bagay nga sa iyo na maging katulong at hindi asawa. I prefer that way. Tapos ay tinalikuran niya siya nito para magbihis. Napakapa siya sa dibdib. Pinagdarasal niyang sana huwag siyang maiyak. Nasasaktan siya. Sinasaktan na naman siya nito ng mga salita nito. Pero kailangan niyang kayanin. Nang makarinig siya ng doorbell sa babae, agad siyang kumilos para buksan iyon. Kaya lang nagulat siya nang malaman na si Nathaniel ang nandun ngayon. Nat? Ngumiti ito. Nakalimutan mong bag mo kanina sa kotse. Itinaas nito ang shoulder bag niya. Napatakip siya sa bibig. Parang gusto niyang sabunutan ang sarili dahil sa nangyari. Naabala patuloy nito ang kaibigan niyang dalhin ang bag niya. Hay nako, ulyanin ka na talaga. Sign of aging na yan. Pabiro pa nito. Napangiti siya. Ikaw talaga. Salamat. Pasok ka muna. Nagluto ako ng masarap. Dito na tayo maghapunan. Gusto ko yan. Kumunyapit siya sa braso ng kaibigan at napangiti. Kaya lang huwag mo na laitin ang luto ko, ha? Alam ko may ari ka ng isa sa 5-star restaurant sa ibang bansa. Tanggap ko na yun. At pang putyo-putyo na lang ang mga luto ko, kaya huwag ka nang magkomento. Humalakak ito. Ang dami mong sinabi.
Alam ko na yun dati pa, na wala kang panama sa akin. Ay sus, ang yabang. Ngumuso siya. May malaking restaurant si Nathaniel sa ibang bansa. Iyon pang ang pinakabisi na restaurant sa buong lugar at dinadayo pa. Dahil iyon sa galing at sikreto ni Nathaniel sa pagluluto. Nasa may sala sila nang matigilan nang mapansin ang pababa na si Hernan. Agad umapo ang tingin ni Hernan sa braso niyang nakakunyapi sa braso ni Nathaniel. Agad siyang bumitaw kay Nat at gumiti kay Hernan. Kain na tayo. Nandito ang kaibigan ko si Nathaniel Villamonte. Inanyayahan ko siyang maghapunan. Aniya. Hindi inalis na Hernan at Nathaniel ang matingin sa isa't isa na animo. Nagtatagisa ng titig. Bumaba si Hernan at nag-abot ng kamay kay Nat. Hernan Alfonso, Antonia's husband. Anito tapos ay hinila siya para mapalapit kay Hernan. Medyo nagulat si Antonia sa tinura ng asawa. Hindi niya inaasahang sasabihin nito iyon. Yes, I know Mr. Alfonso. Kalmado ang boses ni Nathaniel. Nakaramdam ng awkward niya si Antonia, kaya bahagya siyang humiwalay kay Hernan at ngumiti kay Nat. Tara na. Anyaya niya para maputol ang kakaibang aura sa pagitan ng dalawa. She done this perfect, Tonya. Puro ni Nat ang matikman ng seafoods niyang niluto. Lahat ng nasa mesa ay Italian dish. Pinag-aralan niya lang iyon online. Salamat. Para naman siyang lumulutang sa ere nang marinig iyon kay Nat. Lalo na at magling na chef si Nathaniel, kaya malaking bagay ang mapuri nito. Tahimik lang si Hernan habang kumakain. Maraming napag-usapan si Nat at Antonia. Kanina pa panaisulip si Hernan sa kanilang dalawa. Napansin niya iyon kaya naghanap siya ng paraan para makaalis din ng maaga si Nathaniel nang hindi ito na-offend. Natatakot lang siya baka hindi talaga nagustuhan ni Hernan ang presensya ng kaibigan niya. Nang tuluyan ng makaalis si Nathaniel ay pareha na silang umakyat sa taas. Kaya lang nasa pinto pa lang si Hernan ay hinila siya nito at sinunggaba ng maparusang halik. Nagulat siya ngunit nagpaubaya sa lalaki. Maras ang pag-angkin ni Hernan sa ibabaw ni Antonia. Pero pilit iyon sinasabayan ng babae. Iyon ang pinakaunang beses na may mangyayari sa kanila ni Hernan. Kaya gusto niyang maging memorable iyon kahit papaano. Habang umiindayog si Hernan sa ibabaw ng babae ay bigla na lang natigilan nang matitigan si Antonia. Bigla niyang naalala si Abigail sa emosyon na nakikita niya sa mukha ng babae. Napapailing siya. Hindi. Hindi ito si Abigail. Talaga bang hanggang sa pagkakataong iyon ay si Abigail pa rin ang nasa isip niya? Ganun na ba siya kagusto ni Abigail na maalala niya ito sa mukha ng asawa niya? Ano ba itong nangyayari sa kanya? Pagod at nakahiga sa kama si Antonia. Habang tanging kumot lang nakatakip sa katawan nito. Iniwan niya ito doon at nagbihis. Pinasiba niyang sasakyan. Mga bandang 12 a.m. Walang ibang lugar siyang pinuntahan kundi ang bar. Ang bar kung saan parati silang nagkikita ni Abigail. Kaya lang pagkarating niya doon ay wala doon ang babae. Nagtanong siya sa makakilala ni Abby pero sabi ng mga ito ay hindi pa rin ito dumating mula pa kaninang 7 p.m. Tinawagan ng mga kaibigan nitong babae. Kaya lang saglit lang ay saka dumating ang babae. Naghintay ka ba? Ngumisi si Abigail. Nandun pa rin ang nakakaakit nitong mga tingin na natili ang mga mata niya sa babae habang papalapit ito. Nakakunot ang noo niya habang papalapit ito. Magkaiba si Abigail at Antonia. Kaya paano nakikita niya kay Antonia si Abigail? Imposible. Bulalas ng isipan niya. Walang pasabi na sinunggaban niya si Abigail at hinalikan ito ng may pagka-agresibo sa labi. Maybe because he started to like Abigail now. Iyon lang ang kasagutan niyon. Wala nang iba. Pareha silang hubad ni Abigail sa ilalim ng kumot. He just fucked his wife. Tapos ngayon katabi niyang kabit niya. He's sitting two birds in one stone. Nangakmang tatayo na naman si Abigail at iwan siya doon ay agad niyang pinigilan ng babae. Yes, baby? Anything you need? Malambing na sambit ni Abby. Nakakunot ang noon ni Hernan habang nakatitig sa namumungay ng mga mata ni Abigail. Bakit ka nagmamadali parati? May naghintay ba sa'yo sa inyo? Maliban sa akin, may iba pa ba? Magkano ang gabi mo? Nagibang emosyon sa mukha ni Abby.
mula sa nakakaakit ay biglang naging iritado na nalilito. What the hell are you talking about? Iniisip mo bang bayaran ako? Bulalas ni Abigail. Agad tumayo ang babae at akmang aalis, pero agad niyang hinabol ito at niyakap para hindi agad makaalis. I'm sorry. I didn't mean to say that, Abby. Ayoko lang na may kahati ako sa'yo. Habang yakap-yakap niya ang babae, gulat ang mukha na binalingan siya ng babae. What do you mean by that? Don't tell me. Biglang natawa si Abigail. She loved me, Mr. Alfonso. You fool. Napalunok siya. Hindi siya sure kung iyon nga ba ang tamang tawag doon. Ang alam niya lang ay ayaw niyang iwan siya ni Abigail. Ayaw niyang may pinupuntahang iba ang babae. Gusto niya itong sulohin. Gusto niya ang lahat-lahat dito. I will file an annulment. Makipaghiwalay ako sa asawa ko. Bigla na lang namutay sa bibig niya iyon. You crazy. Bulalas ni Abby. Yes, magpakasal na tayo. Wala sa sariling pinagbasdan niya ang babae. Dahil sa pinangako niya kay Abigail, sinubukan niyang maging mas malamig kay Antonia. Parati itong pumunta sa office niya para dalan siya ng pagkain kahit hindi niya sinabi. Mas mabuting gumawa na siya ng paraan para mailayo ang sarili dito, para may dahilan na itong makipagkalas sa kanya. Gusto niyang mapagod ito para tumigil na. Gusto niyang dito pa lang ay matapos na ang mga ilusyon nito. Huwag ka nang babalik sa office ko. Natigilan si Antonia sa paglalapag ng mga pinggan. Pero, makinig ka Antonia, kung ayaw mong pati sa bahay ay, paalisin na rin kita. Ayaw mo namang mangyari pa yun, diba? Natigilan ang asawa at laylay ang balikat na nilapag sa mesa ang huling kubyertos na dala. Sige, pero pakiusap. Kumain ka muna. Hintayin ko ang mga gamit para makaalis na ako. Pangako, hindi na ako babalik sa office mo. Nagbitiw ng mapait na ngiti sa Antonia habang pinagmamasdan ang mga hinanda nitong pagkain sa office desk niya. Parang walang kabuhay-buhay ang mga hakbang ni Antonia nang palabas na ng building. Pang-sampung balik niya na sa office ni Hernan, ito na rin ang huling apak niya sa lugar na iyon. Hindi na siya pwede makapunta doon sa susunod. Sinubukan ko naman, pero bakit parang kulang pa rin? Tumingila siya sa kalangitan at tumulo ang luha. Hindi naman siya naging masama sa lalaki. Binibigay niya naman ang lahat ng gusto nito. Dahil ba hindi siya gusto nito? Dahil ba fixed marriage? Nitong mga nagdaang araw, nagiging emotional siya. Hindi niya mapigilan ang sariling. Ilabas ang mga sama ng loob niya dati. Ay kaya niya pang ikulong sa kaloob-looban niya. Nagpunta siya sa mall para doon mamili. Kaya lang wala siya sa sarili at kung ano-anong nabibili. Hanggang sa naisipan niyang bumili ng mangga. At kahit sobrang asim at hindi pa nababalatan ay, kinagat niya sa labas ng mall nang makalabas na siya. Umiiyak at panay ang pahay niya sa luha sa pisngi habang ngumunguya ng maasim na bangga. Sobrang asim nun pero parang nasasarapan pa siya. Hindi yan na maintindihan ng sarili. Nang makauwi naman siya ay bigla siyang naduwal. Sinukay niya lahat ng kinain niya at mabigat ang pakiramdam niya na umakyat sa taas. Imbis na sa silid nila ni Hernan ay nagkulong siya sa guest room. Doon siya na mahiga. Pakiramdam niya kasi sa tuwing nakikita niya sa Hernan ay naalala niya ang mapasakin na binigay nito sa kanya. Wala na siyang ganang magluto at panay na lang siya suka sa banyo. Hindi na rin siya masyadong kumakain at parati niyang iniisip ay gusto niyang kumain ng mangga. Wala na siyang ganang bumangon at magkikilos. Sa kabilang banday, panay ang baling ni Hernan sa guest room kung saan nandun si Antonia. Hindi pa bumababa ang babae mula pa kahapon. Hanggang sa magabi ay nanatili itong nakakulong sa kwarto. Gusto niya itong palabasin pero baka umasa lang ito at isiping may pakialam pa rin siya dito at may pagmamahal siya dito. Kumuha siya ng katulong at sinabihan itong asikasuhin na lang si Antonia. Sa paraang iyon ay wala na siyang alalahanin pa. Ma'am, kumain na ho kayo. Lalamig po itong sabaw. Anin ang katulong na kinuha ni Hernan nang makapasok sa guest room na ginagamit ni Antonia. Ilapag niyo lang ho riyan. Ngumiti siya sa babae. Kumain na po kayo ha. Nakakasama sa iyong magpagutom. Hindi po maganda yan.
Tumango siya habang nanatili pa rin ang tipid ng ngiti. Pipilitin niyang kumain mamaya. Tama naman ito. Talagang masama sa kanya ang magpagutom. Sa mga oras na iyon, ang iniisip na lang niya ay kailangan niyang mabuhay. Kahit hindi si Hernan ang dahilan, gusto niya pa rin mabuhay. Kahit nawalan siya ng pag-asa, gusto niya pa rin makasurvive. Tumayo siya para magtungo sa side table. Medyo nahilo siya pero sinikap niyang makahakbang para makakain. Tapos siyang kumain ay sinuka niya ulit. Doon na siya nakatulog sa banyo dahil sa pagsusuka. Umaasa siyang kahit sa huling pagkakataon ay pumasok sa Hernan doon. Asaklulohan siya. Pero walang dumating. Kahit nasa realidad siya, walang knight in shining armor na magliligtas sa kanya sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam niya sa silid na iyon siya mamamatay. Baka sa pagkakataong iyon ay magkaroon na ng pakialam si Hernan sa kanya. Tumulo ang luha niya habang nakapikit. Ramdam niyang malamig na sahig ng banyo. Nanghihina na siya. Hindi makatawag si Hernan ng doktor dahil baka umabot iyon sa magulang niya. Nanghihina si Antonia at walang malay ng madatnan niya sa banyo ng guest room. Agad siyang nagtawag ng katulong para asikasuin si Antonia. Hindi ko po alam sir kung anong nangyayari kay ma'am. Ilang araw na po siyang ganyan. Ayaw niya pong kumain ng maayos. Wala pong mintis ang pagdadala ko ng pagkain dito. Sumbong ng katulong sa kanya. Nagpapagutong ba ito para mapansin niya? Gusto na naman itong magpapapansin kaya pinaparusahan itong sarili. Kung ganun talagang makipaghiwala niya siya agad dito, bago pa muhuli ang lahat, iuwi niya ito sa mga magulang nito. Alagaan mo lang siya nang mabuti sa loob ng isang buwan. Kapag bumalik na ang sigla niya, balitaan mo ako. Opo, sir. Sabay tango ng katulong. Binilhan niya ito ng vitamins para suportahan ang katawan nito. Hinintay niyang bumalik ang lakas ni Antonia sa loob ng isang buwan at makipagkalas na siya sa babae. Maayos nang nakakakain si Antonia matapos ng 3 buwan. Madalas ang pagiging antukin niya. May mangga po ba sa kusina, manang? Gusto kong kumain ng mangga. Mahina niyang sambit sa babae. Mangga ho? Nagulat ang babae. Ang aga pa ho. Mga ngasim ang sikmura niyo. Iyon lang kasi ang gusto kong kainin ngayon. Please, pwede bang pagbigyan niyo na lang po muna ako ngayon? Hindi ko na uulitin sa susunod. Ngayon lang po. Nanatiling nanghihina ang boses niya. Sa mga nagdaang araw ay, medyo nakaka-recover na ng konti ang katawan niya. Kumakain na siya ng maayos, kahit pa may time na sinusuka niya. Ah, sige ho. Basta po ngayon lang ito ha. Hindi na po uulitin. Tumango siya at ngumiti sa babae. Mga bandang 10 ng gabi nang hindi niya inakalang papasok si Hernan sa silid niya. Akmang ngingiti siya dito nang biglang maglapag ng papel sa Hernan sa mesang malapit sa kama. Ano ito, Hernan? Tiningnan niya ang papel na nasa mesa. Basahin mo. Utos ni Hernan. Dahan-dahan niyang dinampot ang papel at binasa iyon. Napaawa ang labi niya nang mabasa iyon. Annulment papers. Bakit? Let's end this, Antonia. Hindi tayo tatagal sa ganitong setup. Dito rin ang bagsak natin balang araw. Kaya huwag na nating patagalin. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero Hernan, baka may pag-asa pang... Pero para sa akin wala ng pag-asa. I want to end this. Kahit papiliin mong ipagpatuloy ito, pipiliin ko pa rin natakasan ka at magpakalayo sa'yo. Sa parte ngayon na hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya, iyon ang mga masakit na naranasan niya nung mga nakaraang buwan ay hindi mahihalin tulad sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Here, sign the papers, Antonia. Tapos ay inabot nito ang ballpen sa kanya. Nakatitig lang siya sa ballpen na inabot nito. Ito na ba talagang huli? Wala na ba talagang pag-asa? Tutuldo ka na ba talaga na Hernan ng lahat? Ilang katanungan ang sumasalimbay sa utak niya ng mga oras na yun. Lahat ng katanungang iyon ay hindi niya mahanap ng sagot. Kapag pinirmahan ko ito ay magiging masaya ka na ba? Nanginginig ang boses niya.
So much happiness, Antonia. Walang pakundangan na sagot nito sa kanya. Parang dinurog pa lalo ang puso niya sa naging sagot nito. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Tsaka wala sa sariling, inabot ang ballpen. Dahan-dahan niyang pinarmahan ng papel. At nang matapos ay, tumingala siya kay Hernan. Nanatili ang ngiti sa labi niya. Kapag masayang taong mahal ko, masaya na rin ako. Nanghinang sambit niya. Nilapag niya ang ballpen na tumayo. Gusto niyang umalis na doon. At sa huling pagkakataon, tanging sakit na lang ang nagpapaalala sa kanya. Kapag nakikita niya si Hernan, gusto niya na ng mga oras na iyon ay hindi niya na muna masilayan ang mukha nito. Kaya lang hindi pa man siya nakakaabot sa pintuway, bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Sinundan ng tingin ni Hernan si Antonia hanggang sa narating nito ang pinto. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam siya ng kalituhan sa puso niya. Hindi niya na alam kung tama ba o mali ang ginagawa niya. Wala sa sariling nakatitig lang siya sa likuran ni Antonia nang talikuran siya nito matapos siyang bigyan ng mapait na ngiti. Sa totoo lang, nasaktan siya sa ngiting iyon. Para yung punyal na bumuod ng sagad sa puso niya, masakit na hindi niya maintindihan kung anong rason. Namilog ang mga mata niya nang bigla na lang bumagsak ang babae sa sahig. Mabilis pa sa alas 4 ng daluhan niya ito. Nang iangat niya ito ay maputlang maputla na ito. Ang isa pa sa nagbigay ng takot sa kanya ay nang makita niyang dugo na dumaloy sa binti ng babae. Manong, call the ambulance, faster! Natatarantang agad na lumabas ng silid ang katulong. Sobrang putla na ni Antonia habang nasa mga bising niya. Hindi na siya nakapaghintay at binuhat niya na ito at nilabas. Hindi niya binaba ang babae hanggang sa makarating ang ambulansya. Para siyang nakalutang habang pinagmamasdan ang babaeng nakahiga sa higaan sa loob ng ambulansya. Kahit pa nakapag-vitamins ito. At sabi ng katulong ay, nakakakain na raw ng maayos ay kapansin-pansin pa rin ang pagpayat nito. Tapos nagawa niya pang saktan ang damdamin nito sa kabila ng kalagayan nito. Siguro dapat hindi niya na muna iyon ginawa. What happened to my daughter? Bulalas ng ama ni Antonia nang makarating ng ospital. Hindi niya alam kung anong isasagot sa mga ito. Talagang kasalanan niya, aaminin niya at hayaan niyang ibuntun sa kanya ang lahat. Dahil totoo naman. My God, what happened to our Antonia? Hindi napigilan ng ina ng babae ang mapahagulhol matapos matanaong namamayat na anak sa loob ng emergency room. Agad na binalingan siya ng ama ni Antonia. Bakas ng kalituhan ang mga mata nito. Naihilamos niya ang sariling palad sa mukha. Ilang saglit ay dumating si Nathaniel. Agad ay galit na tingin ang pinukol ng lalaki sa kanya. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Alam kong hindi magandang maidudulot mo sa kaibigan ko. Pero hindi ko inasang aabot sa ganito. Hayop ka! Si Alice ang best friend ni Antonia, ang nag-iisang sumugod sa kanya. Inawat agad ito ni Nathaniel. Pero sa pagkakataong ito ay nakatitig na sa kanyang magulang ni Antonia sa mapanghusgang paraan. Maghiwalay na tayo. Hindi na ikaw ang gusto ko, Antonia. Dapat matuto kang tanggapin ang pagkatalo mo. Hindi sa lahat ng bagay ay mananalo ka. Bulalas na Hernan. Sa tabi ni Hernan ay ang babaeng kamukha niya. Nakangiti ang babae at nakasuot ng pulang bestida. Akong mahal ni Hernan, hindi ikaw. Hayaan mo na kami, Antonia. Wala kang mapapala sa pagsunod-sunod mo sa kanya. Ani ng babae. Tapos ay tumalikod ang dalawa at iniwan siya doon. Gusto niyang sundan ang mga ito. Pero biglang hindi niya kayang ihakbang ang mga paa niya. Nang tingnan niya ang mga paa ay, nakita niya doon ang ugat ng mga puno na tila pinipigilan niyang sundan ang dalawa. Tila hinihila siya nito sa kailaliman ng lupa. Habang buhay ka nang makukulong sa kadiliman at ako nang magmamay-ari ng katawan mo, Antonia. Boses iyon ng babae. Tiningnan niya ang unahan. Naglalakad na palayo ang dalawa. Gusto niyang abutin pero hindi niya maabot. Gusto niyang kumilos pero hindi niya magawa. Sa tuwing kikilo siya ay tila mas lalo lang siyang binabaon sa lupa. Mas lalo lang napapabilis ang pagkakalubog niya. Hanggang sa nagising siya sa namimigat na talukap ay
Nakikita niyang mga kaunting liwanag mula sa ilaw sa loob ng kwarto. Oh my God! Tita, gising na siya! Ang boses na iyon ay familiar sa kanya. Antonia. Ano ng isa pang boses? Tapos ay dumungaw ito sa kanya. Familiar sa kanyang lalaking ito. Tapos nanay, nakatulog ulit siya. Tuluyan siyang nagising ay gabi na. Hawk-hawk ng mama niya ang kamay niya at umiiyak ito. Thank God you're okay. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung may nangyari pa sa'yo. Hinalikan ng ina ang kamay niya hanggang sa isang doktor ang tumikim at sumingit sa usapan nila. I just want to check her first. Anito. Ginawa nito ang lahat ng kailangan itong gawin para ma-check ang kalagayan niya. She's stable. Make sure lang na alagaan niyang mabuti ang sarili niya, lalo na may baby. Ano ng doktor na ikinatigil niya? Napansin niyang napayuko ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Sinata niya lang ang nagawang titigan siya. Hindi mo alam na 2 months pregnant ka na? Kunot noong sambit ng doktor. Siya? Buntis? Hindi magkamayo ang pag-aalo ng mga magulang niya sa kanya nang makaalis ang doktor. After all the things he did, I don't think he deserves to know about this. Kung ako, hindi ko na ipapaalam ito sa kanya. Iritadong bulalas ng ama niya. Fernando, hayaan mong anak mo ang magdesisyon sa bagay niyan. Awat naman ng mama niya. Tahimik lang sina Nathaniel at Alice habang nakaupo malapit sa kanya. Hindi na nakisali ang dalawa. Alam niyang nire-respeto ng mga ito ang desisyon niya kahit pa against ito kay Hernan. Don't worry, Papa. Hinding-hindi niya ito malalaman. Tulala na sambit niya. Napalingon agad sa kanya sa Alice. Alam niyang ina-expect nitong babalik pa rin siya kay Hernan. Tinapos na ni Hernan ang lahat. Maging ang sariling anak ni Lai, muntik pang mamiligro dahil sa pagiging makasarili ng lalaking yun. Tamang ama niya. Hindi deserve ni Hernan na maging ama sa anak niya. That's right, Iha. Agad siyang nilapitan ng ama. Malaking kamalian na pumayag pa ako sa kasunduang iyon. How about Abigail? Lumalabas pa rin ba siya hanggang ngayon? Biglang singit ng mama niya. Natigilan siya nang marinig ang pangalan ng babaeng iyon. Si Abigail. Ang isa pa niyang katauhan sa loob ng katawan niyang iyon. Whenever she was stressed, ay lumalabas ang katauhan niyang iyon. Usually, every night lumalabas si Abigail. Yes, she has a mental illness called split personality. Every morning, I'm a bit tired and sleepy. Siguro lumalabas pa rin talaga siya. Aniyat lumaylay ang balikat. Her other half was a bit wild. Mahilig magparty si Abigail. Hinahayaan lang nilang mag-enjoy si Abigail sa tuwing ito ay nasa katawan niya. Iniisip nilang lalala ang lahat kapag hindi nila hinayaan sa mga gusto nito si Abigail. I found an excellent psychiatrist. I'm sure matutulungan ka niya. Ani ng ama niya. Maliban sa parents niya ay alam din ito ni Nathaniel at Alice. Maliban na lang kay Hernan, hindi nito alam ang tungkol kay Abigail. Habang nagpapagaling ka, dito na muna tayo sa Pinas. Kapag magaling ka na, aalis na tayo. Sa ibang bansa na tayo mamumuhay. Gusto kong makalimutan mo ang lahat ng naranasan mo dito. Maybe we can live in France. Just like before. Ano ng papa niya habang nakangiti? I can always cook for you. Just name it, Antonia. Singit ni Nathaniel. Natawa siya at maging ang parents niya ay natawa sa naging suggestion ni Nat. Sa kabila ng mga pasakit, heto, at may mga taong totoong nagmamahal sa kanya na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Habang nasa Pinas nga siya ay, nakikipagkita siya sa psychiatrist niya na nakuha ng ama niya. Ganoon pa rin. Pagod pa rin siya kada umaga kapag gigising siya. One time nagising si Antonia na may makapal na makeup at may nilagay pang extension sa ilong. Halos hindi niya na makilala ang sarili sa salamin. Kung hindi siya naghilamos ay, hindi niya matatanggal ang lahat ng iyon. Doon niya napagtantong patuloy pa rin ginagamit ni Abigail ang katawan niya. Agad siyang napakapa sa tiyan niyang maalalang anak niya. Siguro ay oras na para hindi niya hayaang magpagalagala si Abigail gamit ang katawan niya.
baka kung ano pang mangyari sa pinagbubuntis niya. Kung saan man nagpupunta si Abigail nitong mga nagdaang araw ay wala siyang ideya. Ang importante dito ay mapangalagaan niyang katawan niya at ang baby niya. Well, ang babaeng nasa katawan niya. Tiyak na hindi kailanman nakasaad sa bukabularyo nito ang salitang pag-iingat. 6 years passed. Maiyak si Antonio habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Hindi niya na ulit namulatan ang sariling may makapal na make-up. Hindi na rin siya pagod sa tuwing magigising sa umaga. Ilang taon na rin ang nakakaraan nang gumaling siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kanya ng ilang taon. Nagpapasalamat siya sa lahat ng naging parte niyon. Mama, nakita niya sa refleksyon ng salamin ang anak niya. Sir Herbie, ang baby boy niyang kaka-5 lang noong nakaraang December. Come here, baby. Napangiti siya at sininyasan itong lumapit. Kinukusot pa nito ang mga mata nang makalapit sa kanya. Agad niyang kinarga ang anak nang tuluyan na itong makalapit. Hinalikan niya ito sa pisngi at sabay silang tumingin sa salamin. Pauwi na tayong Pilipinas. Excited ka na? Lola and Lola are waiting for you. Aniya sa bata. Nauna nang umuwi ang mama at papa niya ilang taon ang nakakaraan. Sila na lang ng baby niyang naiwan dito sa France. Nandito rin si Nathaniel na siyang isa sa umalalay sa kanya habang pinapalaki niyang anak niya sa France. Yes, we were going to beach. You like that? Aniya. Nakangiti na tumango ang anak niya. And eh, Lola. And Lolo. And Tita Alice and Dada Nat, right? Tumango-tango siya. Ilang saglit ay dumating na si Nathaniel na agad na sinalubong ni Herbie ng yakap. Sa totoo lang, ama ng turing ni Herbie kay Nat, kahit pa hindi sabihin iyon ng bata. Maging si Nathaniel ay hinayaan na lang din na ituring ito ng ganun ang kanyang anak. Masaya siya sa katauhan ni Nathaniel bilang tinuturing nitong ama ay napuna ng puwang sa buhay ng anak niya. Kahit papaano ay pakiramdam nito kompleto pa rin ang pamilya nito kahit wala itong totoong ama. Let's go? Nakangiting tanong ni Nat sa kanya. Tumango siya at dinampot ang bag niya. Nang makasakay na sila sa eroplano ay hindi malis isipan niyang isipin ang mga nakaraan. Pabalik niya siya sa lugar kung saan nag-iwan ang sugat sa puso niya. Nagpapasalamat siya at ang sugat niya yun ay unti-unti na rin naghilom sa mga nagdaang panahon. Sa ngayon, handa na siyang harapin ang nakaraan. Ang ama't ina niya ang agad nilang nasalubong sa airport nang makalapag ang sasakyang sinakyan nila. Ang apo ko! Bulalas ng mama niya nang makita si Herbie na karga ni Nathaniel. Agad na kinuha ng ama niyang anak niya para kargahin. Siguradong pagod na kayo. Tara na. Itong mama mo. Ani mo may fiesta at ang daming pinaluto. Maaga iyong gumising kanina para lang maganda. Sasalubong daw sa inyo. Masyadong excited. Binuking ng ama niyang ina niya. Agad naman itong siniko ng ina niya at pinandilata ng ama niya. Nagtawanan silang lahat. Hay nako iyo. Pasensya ka na. Parati ka nalang na preparation. Dapat kami nilang nagpunta sa France eh. Ani ng mama niya. Tita naman, ayos lang. Para namang iba ko sa inyo. Sinat na napakamot pa sa sentido. Daddy ko po ito. Turo ni Herbie kay Nathaniel. Natigilan ang mga magulang niya at napatingin sa kanya. Naho, maliho kayo ng iniisip. Tinatawag lang ni Herbie na daddy si Nat pero wala hong kami. Magkaibigan lang po kami. Nahintakutan niyang tanggi. Base sa tingin kasi ng dalaway, parang may kung ano talagang namamagitan sa kanila ni Nathaniel. Talaga ba? Nanunod yung ani ng mama niya. Abay, ang bagal naman ito. Tinapik ng ama niya ang balikat ni Nathaniel. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng ama niya. Ano bang ibig sabihin ito doon? Aniya sa sarili. Bago pa magkasarapan ng usapan ay sumakay na sila ng sasakyan at diretso nang umuwi. May umabot na balita tungkol sa kumpanya ng pamilya niya noong nasa France pa siya. Kaya yun ang ganyang inaasikaso kinabukasan. Dumiretso siya sa company building isang umaga. Agad na sinalubong siya ng bati ng mga nakakakilala sa kanya doon. Kaya lang nakakapagtaka
nang may ilang nagbulungan nang mapadaan siya. Hala, sa wakas nandito na rin siya. Sana ma-fix na iyon. Ani ng isang babae sa lobby. Nagtungo siya sa front desk at hinanap niya ang sekretary ng ama niya. Kasama siya ngayon sa meeting. Lahat ng investors ay kasama sa meeting na iyon. Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Bakit hindi kasama ang ama ko sa sinasagawang meeting? Siyang chairman. May malaking party siya sa kumpanyang ito. Sabi ng ama niya ay wala siyang meeting sa araw na iyon. At napagplanuhan nitong ilan na munang araw na iyon para makasama ang apo nito. Tapos ang sekretary lang ng ama niyang dumalo. Walang ideya ang ama niya? Anong klaseng kalokohan ito? Kakausapin ko siya. Pupunta ako sa meeting niya. Pero ma'am, aapila po sanang nasa front desk na magsimula na siyang maglakad tungo sa elevator. Kailangan niyang makausap ang sekretary ng ama niya. Kapag nalaman niya ang pinagloloko ng mga itong ama niya, talagang may kakalagyan ng mga ito. Dumiretso siya sa third floor kung saan matatagpuan ang conference room. Nagtitipon ngayon doon ang mga investors nila. Wala nang nakapigil sa kanya nang diretso niyang binuksan ang glass door niyon. Tumambad sa kanyang mga investors na nakaupo sa kanyang upuan. Agad na punta sa kanyang tingin ng lahat. Ngunit isang tao lang ang tila nayanig ang mundo niya. Natanaw niya sa kinatatayuan niya ang lalaking seryosong nakaupo kasama mga investors, si Hernan. Namilog ang mga mata niya sa nakikita. Anong nangyayari? Bakit nakikita niyang lalaking ito sa isa sa upuan ng kumpanya ng pamilya niya? Bakit nandito ang lalaking sumira ng buhay niya at dahilan ng muntik ng pagkawala ng anak niya? Sa tuwing naaalala niyang lahat ng yun, ay tila gusto niyang manakit. Gusto niya itong sapakin at tanungin kung bakit nito iyon nagawa. Gusto niyang isumbat lahat dito ang ilang taon na wala ito at mag-isa niyang itinaguyod ang anak niya. Pero ano pa nga bang aasahan niya dito? Halatang kating-kati itong tanggalin sila sa buhay nito. Kaya nga kumukulo ang dugo niya ngayon. Nakikita niyang lalaking ito sa harapan niya, sa mismong teritoryo niya at mismong buhay niya. Gusto kitang makausap. Matigas ang boses na binalingan niyang sekretary ng ama niya. Ano po bang sinasabi niyo? Magaling si Papa sa pag-handle ng mga bagay-bagay, kaya imposibleng bigla na lang lulubog ito ng ganun. Natapos ang maayos ang meeting, at sa pangunguna ng Hernan at mga ideas nito ay nagpatuloy pa rin ang pagtayo ng negosyo nito. Naghihingalo neto at matagal nang sinukuan ng ama niya. Pero heto, at nandito pa rin, at tumatayo, at nagsisilbing huwad na sandalan. Wala na siyang makukuha at maangkin sa kumpanyang yon ngayon. Kung tutuusin ay, pag-ari na iyon ni Hernan ngayon. Hindi matatawag na sa pamilya niya ang kumpanya, pero hanggang ngayon, iniisip pa rin ng ama niyang sa kanila iyon. Dahil sa paghahanap ng doktor na makakatulong para sa iyo, nagamit na lahat ng ama mo ang pundo ng kumpanya. Mas malaki ang naging utang niya kay Mr. Alfonso sa kagustuhan niyang itayo muli ang Venice Empire. Kaya si Mr. Alfonso ang parating nangunguna kapag may board meeting dahil 80% ng kumpanya ay pag-aari na niya. Parang mabubuwal siya sa kinatatayuan nang malaman ang bagay na yon. Nasa office siya ng kanyang ama nang ikwento ng sekretarya ng ama niya ang tungkol sa bagay na yon. Siya ang dahilan ng paglubog nito at wala man lang siyang kahit kaunting magagawa para masolusyonan nito. Anong kailangan ni Hernan? Bakit ba ito nagbalik sa buhay niya? Nagkataon lang ba na nangyari ito? O naghihiganti ito? Ano naman ang dahilan? Hindi pa ba sapat iyong mga ginawa nito sa kanya noon? Halos mangiyak-ngiyak siya nang lumabas ng office matapos makausap ang sekretarya ng ama. Kaya lang sa paglabas niya ay nasalubong niya si Hernan. Matalim na tingin ang pinukol niya sa lalaki bago siya tumalikod. Antonia. Bago pa siya makalayo ay nagsalita ito. Gusto niya man itong sampalin ay hindi niya magawa. Ito pa rin ang may malaking share sa kumpanya nila. O matatawag pa ba nilang kumpanya nila ito? Samantalang pwede nitong sipen ang share nila para solo na nitong maangkin ng kumpanya. Humarap siya dito. Hindi man lang niya magawang ngumiti dito katulad ng dati. Hindi na siya iyong Antonia na okay lang insultuhin, na okay lang ipahiya sa harap ng maraming tao. Binago siya ng galit na itinanim nito sa puso niya. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya dito. Matagal bago nakapagsalita sa Hernan,
Napansin niyang pinagbastan siya nito mula ulo hanggang paa. Ano naman ang kailangan nito? Iinsulti niya naman ba siya nito? Tumikim si Hernan bago nagsalita. I want to talk to your father. Anito? Umangat ang kilay niya. Pwede naman itong tawagan ng ama niya. Bakit kailangan pang siyang sabihan? Tumango lang siya at tinalikuran niya ito na parang hindi sila magkakilala. Nagingit-ngit siya sa galit nang makarating ng sasakyan. Nirata siyang malaman na parang kung sino itong makipag-usap sa kanya, na parang wala itong atraso sa kanya. Noong gabing yun ay kinausap din agad siya ng ama. Siguradong alam na nitong nalaman niya na ang status ng kumpanya. I'm sorry. Agad na salubong nito. Umiling-iling siya. No, Papa. Huwag po kayo mag-sorry. Ako po ang dapat nagsusorry. Sorry talaga. Kung hindi dahil sa akin. Hinawakan ng ama niyang kamay niya para matigil siya. Ilang beses itong umiling-iling. Kung kaya kong ibigay ang buong kumpanya para lang mailigtas ka, kagawin ko, anak. Bagay lang iyon. Ano kita? Hinaplis nitong pisngi niya. Sebastian! Napalingon siya sa side nila nang may biglang nagsalita doon. Nakita nilang mama niyang galit na nagmarcha palapit sa kanila ng ama niya. Hindi ako papayag sa gusto ng lalaking yun. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa anak natin, papayagan mong makalapit ang lalaking yun sa anak natin? Sinabi mo ba sa kanyang gusto ng lalaking yun na maging sekretary si Antonia? Walang pakundangan na dakdak ng ina niya. Natigilan siya sa narinig sa ina. Napabaling siya sa ama na agad tumayo para pakalmahin ang asawa. Esther, kaya ako kakausapin ang anak mo para tumanggi sa bagay na yun. Hindi para kumbinsing pumayag doon. Mali ka ng iniisip. Aninang ama niya. Napatayo siya. Ako po? Gusto maging sekretary na Hernan? Napabaling sa kanyang ina. Agad itong kumalas sa ama niya para hawakan ang mga kamay niya. Oo. Kapalit ng serbisyo mo ay ibabalik niya sa ama mo ang kumpanya. Kahit malaking bagay ang kapalit, anak, huwag kang pasisilaw sa kondisyon niya. Kaya nating wala ang kumpanya. Mabubuhay tayo. Mas importante ka sa amin. Huwag na huwag kang papayag. Bumaling siya sa ama niyang nasa likod. Nakayuko na ito at bumuntong hininga. Hindi malaking bagay iyon para sa ina niya, pero malaking bagay iyon para sa ama niya. Kaya sabihin ng ama niyang mas importante siya, alam niyang naging party na rin sa buhay nito ang pinangangalaga ang kumpanya. Linggo ng umaga ay sinamahan sila ni Nathaniel na mag-mall kasama ng anak niya. Hindi ito bumalik agad sa France para makasama pa sila dito sa Pilipinas. She like to try some group sal? Ani Nathaniel sa anak niya. Can we buy something sa fast food? Ani ng anak niya. Sure. Agad na hinawakan ni Nat ang kamay ng anak at inakbayan siya para makatungo sa fast food. Nagtungo na rin sila sa sangyupsal matapos makabili ng chicken sa Herbie. Kaya lang sa kabilang side ng sangyupsal ay coffee shop. Nadaanan niya sa Hernan doon na nagkakape at kaharap ang laptop. Agad na nagtamang mga mata nila pero siya agad ang nagbawi ng tingin. Mas mabuti pang pagtuunan niya ng pansin ang dalawang kasama niya. Talagang dito pa sila nagkita ng lalaking yun. Kung ano-anong seafoods ang kinuha ni Nathaniel, inihaw nila iyan sa mismong table nila. Masayang anak niya at nawiwili ito sa pag-iihaw. Hawak kamay pa si Nathaniel at Herbie paglabas ng sangyupsal. Can we balik-balik here next time, Daddy? Masayang usisa ni Herbie kay Nat na ikinatawa niya. Talagang nagustuhan itong pagkain doon. We can do this at home, baby. Ani Nat. Nagtatalo nito sa tuwa. Natigilan lang sila ng masalubong nila sa Hernan. Mukhang paalis na rin ito. Tumingin ito sa bata at sa kanila ni Nat. Kumunot ang noon nito. Let's go. Ani at hinila si Nathaniel. Nakarga sa Herbie. I said, we can fix this alone, Iha. Hindi mo kailangan gawin ito. Nakalimutan mo na bang ginawa ng lalaking yun sa'yo? Nagbubunga nga ang mama niya nang malamang papasok siya at papayag siyang maging sekretary ni Hernan. Kung itong hinihingi ng lalaki,
pagbibigyan niya. Nasasaktan pa rin siya tuwing nakikita si Hernan. Pero kakayanin niya para sa kanilang pamilya. Isang maliit na desk at maliit na espasyo lang ang kailangan ko para makapagtrabaho. Iyong aircon, satisfied na ako dyan. Iyong iba ayos na ako. Salamat. Aniya sa babaeng isa sa staff ni na Hernan. Pagdating niya ay agad siyang inulan ng special treatment mula sa sarili niyang table, pagkain, in and out sa work at trabaho. Para saan? Hindi niya naman kailangan yon. Ang kailangan niya ay mabawi ang buong kumpanya gaya ng ipinangako nito sa kanya. Okay po, sasabihin ko po sa department. Ani ng babae at magalang na umalis. Ilang saglit ay napansin niyang pagdating ni Hernan. Imbis na dumiretso sa table nito ay nakakapagtataka na sa table niya ito dumiretso. Iniba mo raw ang size ng table mo? She don't like the big one? Ani to. Ayos na ako sa maliit na mesa. Salamat. Itinoy niyang pansin sa cellphone na natili pa rin si Hernan sa may table niya at tila wala pang balak umalis. Kayo na? Natigilan siya sa susunod na tinanong nito. Agad siyang napaangat ang tingin kay Hernan. Ano? Hindi lang siya makapaniwala na biglang may ganong tanong. She and that Nathaniel. Kumunot ang noon niya. I don't think that it's appropriate to ask to your employee, sir. That's too personal. Employee and boss, ha? Huh? Well, we have passed. And your son calling your boyfriend his daddy? Namilog ang mga mata niya. Kalauna na ay kumunot ang noon niya at binigyan nito ng iritadong tingin. Ano naman ito, Hernan? Imbis na sagutin siya ay umalis ito doon. Nagbalik ito sa table nito at pinagtuon ng pansin ang trabaho nito sa laptop. Talagang nagbunta lang ito roon para sumbatan siya. Parang gusto niyang matawa. Biyernes ng gabi nagkaroon ng event ang company. Anniversary nito at magkakaroon ng party ang lahat ng empleyado. Ang main event ay sa company building. Pero ang second party ay sa isang bar kasamang lahat ng empleyado. Masaya rin siyang nagkaroon siya ng mga kaibigan doon at kakilala sa tatlong linggo niya pa lang sa kumpanya. May mga nakapagturo sa kanya kung anong dapat gawin. Nagsisi siya bakit hindi pa business ad ang kinuha niya noon. Imbis na nag-culinary siya. Masyado siyang naging tutok sa goal niyang maging perfect wife ni Hernan noon. Samantalang hindi naman ito naging perfect husband sa kanya. Umupo sila sa isang pabilog na couch sa bar nang makarating ang lahat doon. Sir, dito. Sigaw na ibang katrabaho niya. Nagulat siya nang malamang si Hernan ang kinakawayan ng mga empleyado. Sinikap niyang huwag pansinin ang lalaki hanggang sa nagulat siya nang umupo ito sa tabi niya. Inabutan agad ito ng drinks ng mga kasamahan niya. Sir, ang gwapo niyo raw sabi ni Ava. Tudyo ng isa niyang katrabaho. Sinulyapan niya si Hernan. Hindi niya alam kung bakit pero nairita siya rito. Crush ka niya, sir. Tapos sinundan ng tawanan. Uy, ikaw Antonia. May boyfriend ka na? Kung wala pa, may irereto ako. Ani Isabella, nakinilabit pa siya. Nagbitaw siya ng tipid ng ngiti. Oo, meron na. Napansin niyang may nakatitig sa kanya, kaya binalingan niya ito. Nagtamang mga mata nila ni Hernan. Umigting ang panga nito at nagbawi ng tingin. Tapos nilagok ang alak sa baso nito. Hindi naman talaga sila ni Nathaniel, pero magmumukha siyang kawawa at baka isipin ni Hernan na patay na patay pa rin siya dito. Kaya di siya makahanap ng boyfriend. Kaya mas mabuti pang magsinungaling na lang. Ay, sayang. Pero sure naman akong worth it yan. Dalhin mo sa susunod pakilala mo sa amin ni Ryla. Humagikik si Isabella. Sige, next time. Ngumiti siya at sinulyapan ulit ang baso na tinungga ni Hernan. Nakailang shots na ito. Habang lumalalim ang gabi ay nagiging wild na rin ang mga tao sa dance floor. Yung iba nilang katrabaho ay nandun na sa dance floor at nagwawala na. Lasing na at kung sino-sino nilang sinasayaw na lalaki. Habang siya ay problemadong naiwan kasama sa Hernan, nakakabilib ang tolerance nito sa alak at nakailang shot nito pero hindi pa rin nalalasing. Halatang sanay na sanay. Malamang, madalas ito sa mga ganitong lugar
at naghahanap ng babaeng maeskoran. Boyfriend ha? Napalingon siya kay Hernan nang marinig niya itong nagsalita. Kumunot ang noo niya. Nagtama ang tingin nila ng lalaki. Hindi siya nito inilubayan ng tingin. Ilang taon na kayo? 5 years? Siguradong nandun siya nung ipinanganak ang anak ko. Kaya ngayon tinatawag niya ang lalaking yun ng daddy. Nagbitiw ito ng baho na tawa. Kumuyom ang kamao niya. Ano bang pinuputok ng butsi nito? Shut up, Hernan. Lasing ka na. Bahagya siyang lumayo dito. Ang dali lang sa'yo. Natigilan siya sa sunod itong sinabi. Anong madali? Saan doon ang madali, Hernan? Hindi niya napigilan ang luhang pumatak mula sa mga mata niya. Gusto niya itong sapakin sa totoo lang. Kanina pa siya punong-puno dito, kundi lang dahil sa kumpanya ng ama niya. Gustong-gusto niya na itong insultuhin at ipahiya ng todo. Gustong-gusto niya nang gumanti pero hindi niya magawa. Nagagalit siya, nasasaktan. Gusto niyang ibusi yung lahat para mabawasan ang bigat sa dibdib niya. Pero kanino? Imbis na makipagsagutan kay Hernan ay tinungga niyang alak sa isang baso doon. Napangiwi siya nang gumuhit ang pait sa lalamunan niya. First time niyang makainom ng alak, maliban na lang kay Abigail noon dahil alam niyang party girl iyon at sanay sa ganito. Pero sa Antonia ay first time sa lahat ng bagay na to. Iyon ang kaibahan. Hindi na sana Hernan na matapos lumayo si Antonia sa kanya ay biglang nanlamig ang relasyon nila ni Abigail. Gabi lang silang nagkikita ni Abigail. Madalas pa ay wala ang babae. Hindi na rin ito umiinom ng alak na ipinagtataka niya. Hindi na siya sinasama ng babaeng mag-party. Hindi niya alam bakit ang daming nagbago matapos mawala si Antonia sa buhay niya. Bumalik siya sa dating buhay niya at piniling makasama si Abigail. Kaya lang pakiramdam niya, hindi siya kayang piliin ni Abigail at magsakripisyo para sa kanya gaya ng ginawa niya. Sinakripisyo niya ang kasal nila ni Antonia para makasama si Abby. Pero ang babae, tila hindi siya ang priority. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, tapos ngayon ka lang dumating? Buong araw kang wala at hindi tayo nagkikita. San ka ba nagpupunta? Wala ka rin binanggit na trabaho. Sinabi ko na sa'yong pwede ka sa kumpanya ko. Ayaw mo naman. Aniya kay Abigail, nang 12 na itong nakarating sa kondo niya. Nagsisimula na siyang magduda sa babae. Ngayon niya napagtanto na, ganito kahirap sa pakiramdam kapag hindi ka ang priority ng taong gusto mo. What are you trying to say, Hernan? May kinikita akong iba maliban sa'yo? Alam mo, pinalampas ko lang itong time na pinaghinalaan mo akong GRO. Pero ngayon, ayan ka na naman. Puro kahinala, palibhasa gawain mo. Kumuyom ang kamao niya. I gave up everything for you. Hindi ko hiningi yun. Kusa kang nagdesisyon. Sinabi ko bang makipaghiwalay ka sa asawa mo? Sa simula pa lang, you're already aware that I hate clingy. And here you are, nagiging clingy ka na. Bulyo ng babae. Akmang alis si Abigail pero hinila siya at niyakap. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. After every fight sa kamang bagsak nila, para matahimik siya ay pasekreto niyang inibistigahan ang katauhan ni Abigail. Kaya lang wala siyang makitang impormasyon tungkol kay Abigail. Tila hindi ito nag-i-exist. Ilang private investigator nang kinuha niya para alamin ang totoong katauhan ni Abigail. Pero nabigo lang siya. Until isang bagay na dumating para malinawan siya sa totoong katauhan ni Abigail. Biglang nakita niyang ibang gamit ni Antonia sa gamit ni Abigail. May mga artificial nose sa bag nito. At ang isa sa nagpagulat sa kanya ay nang makita ang cellphone na dala ni Abigail sa bag. Cellphone na yun ni Antonia. Nakonfirma niya iyon nang biglang umilaw ang phone ng babae. At nakita niyang picture sa menu screen ng phone. Nang umagang iyon ay binalikan niya ang tulog na si Abigail sa kama. Napatingin siya sa ilong nito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang artificial na ilong nito. At doon nakonfirma niya ang totoo. Ang nakikita niya ay hindi si Abigail, kundi si Antonia. Sa pagkakatong iyon ay si Antonia ang inibistigahan niya. Nagtataka siya kung papaano magkaiba talaga ang kilos ni Antonia at Abigail. Hinanap ka ni Alice kanina. Aniya kay Abigail. Makikita niya sa reaction nito kung nagsisinungaling ito o ano. Kaya lang bumukas ng litos sa mukha nito nang bangitin ang pangalang yon.
Talagang totoong nakikita niyang kalituhan sa mukha ng babae. Ha? Sino yun? At isang beses ay, tinaob lahat ni Abigail lahat ng wedding picture nila ni Antonia sa mga maliliit na picture frame. Nahuli niya pa itong kinakausap ang picture ni Antonia. Huwag ka nang bumalik. Wala ka nang babalikan. Anito sa picture ni Antonia. Bakit nito kakausapin ng ganun sa Antonia? Samantalang ito naman talaga sa Antonia. Kaya mas lalo siyang naging curious. Sa masusing investigasyon ay, natunto niya ang doktor na siyang kinuha raw ng ama ni Antonia. Ang nakapagtakay, isang psychiatrist ito. Malaking binayad niya sa doktor para lang magsalita ito dahil bawal itong maglabas ng confidential information sa pasyente nito. Nagulat siya sa nalaman ng makitang health records ng babae. May split personality si Antonia. Yung case na nagpapalit-palit ito ng identity na may mga time na umaakto itong ibang tao. Kaya nabuo si Abigail sa katauhan ni Antonia. Hindi kailanman ito nabanggit ng pamilya ni Antonia sa kanya. Ilang araw simula nang malaman niyang tungkol kay Abigail, hindi na rin nagbalik ang babae sa bahay niya. Nalaman niya na nagpunta ng Francine na Antonia, dalang anak nila. Nalaman niya yan sa isang kaibigan na nakadestino sa France. Ayaw niyang marinig ang mga kwento dito dahil madalas ay tungkol kay Antonia at kay Nathaniel iyon. Nung mabalitaan niyang bumalik sa Antonia ay nakaramdam siya ng kung anong kilite sa kaibuturan niya. Kila kay tagal niya na itong hinintay at ngayon lang darating. Kila gustong gusto niya itong makita. Hindi niya inaasahan sa muling pagkikita nila ay talagang babalandara sa kanyang imahe. Kung ganito kasaya na wala siya. Kung gaano ito tumawa kasamang lalaki nito. Dati, siya lang iningitian nito. Pero ngayon, biglang sa ibang tao na itong umingiti. Malaki ang pinagbago ni Antonia. Nakita niyang kaibahan nung siya pa ang kasama nito. Nung iwan siya nito, malaki ang pinagbago. Kaya ba nagdadalong isip siya nung makipaghiwalay siya dito? Dahil hindi naman talaga si Abigail ang mahal niya, kundi si Antonia. Si Abigail ay nagusto niya lang dahil sa pagiging wild nito at kaya nitong ibigay ang kailangan niya bilang lalaki. Kalaunay na pagtanto niyang hindi lang puros tawag lang ng laman ang parating pinapairal. Mas importante pa rin ang pahalaga ng mga taong totoong nagmamahal sa atin. Dahil aanin niyang pandandali ang aliw. Kung kapalit nito ay pamilya niya, habang nakikita niyang nasa mabuting kalagayan na ngayon si Antonia kasama ng bagong pamilya nito, ay napagtanto niyang malaking nawala sa kanya. Saka siya sinampal ng malaking kamalian niya. Kaya nung papalubog ng kumpanya ng ama ni Antonia ay agad siyang umaktong hero. Napakagago niya sa parting iniisip niya sa pamamagitan ni Yunay. Mapapabalik niya si Antonia sa piling niya. Pero imbis na matuwa ito ay galit na galit ito. Naiintindihan niya. Muntik nang mapahamak ang anak nila dahil sa kababayaan niya. May karapatan itong magalit sa kanya. Bumalik ka na sa loob. Hayaan mo na ako dito. Baliw ka. Bulalas ni Antonia habang tinutulak si Hernan. Nasa tabing daan sila. Maghintay siya ng taxi pero sumunod si Hernan. Let me accompany you. Dalawa tayo sa taxi. Iwan kong sasakyan ko dito. Bukas ko nabalikan. Hindi siya nagsalita at umatras. Iatid lang kita. Uwi rin agad ako. Asa Hernan. Lumayo siya sa lalaki. Delikadong umuwi mag-isa Antonia. Nag-cruise arm siya. Alam niyang ginagawa niya. Kaya lang nahilo siya talaga. Napapahawak niya siya sa poste ng ilaw. Buti pa itong si Hernan. Medyo nakakabawi na si ininom. Medyo matino na itong maglakad. Hindi tulad niya na halos hindi na makatayo ng maayos. Huwag kang magpapagilid sa kalsada. Maraming sasakyan, Antonia. Hinawakan siya nito sa braso. Nilingon niyang lalaki. Hinila niyang kwelyo nito para mailapit niyang mukha nito sa kanya. Pumikit siya at unti-unting inilapit ang mukha nito hanggang sa hinalikan niyang lalaki. Kasunod dun ay nawalan siya ng malay. Nagising siya ay nasa madilim na siya ng silid. Nihilo pa rin siya nung tumayo siya. Hindi niya alam kung nasan siya pero sa daan ay nabunggo niya sa Hernan. May bitbit itong bempo. Sure na to kay Antonia. Napuupo siya sa sahig ng umikot na naman ang paningin.
Para saan yan? Pupunasan mo ako? Nangiinsulto ng ngisi niya dito. Tumango si Hernan. Sana ginawa mo yan nung mga panahong kailangan kita. Pero imbis na mag-alala ka sa akin, nakipaghiwalay ka pa. Alam mo, ang sakit-sakit dito. Sinuntok-suntok niyang dibdib. Kinagmasdan lang siya ng lalaki. Akala ko darating ka. Akala ko kahit papaano, may pakialam ka sa akin. Pero wala. Hindi niya na napigilan ang luwas sa mga mata. Kahit bilang tao na lang, sa tuwing nakikita kita, nasasaktan ako. Baka kasi mahal pa rin kita sa kabila ng mga ginawa mo sa akin. Itong traitor kong puso, ikaw pa rin ang laman nito. Humagulhol siya. Niyakap siya ni Hernan. Hindi siya nito binitawan, kahit gusto niyang kumawala. Pasensya ka na kung huli ko na napagtanto. Pasensya na kung nahuli ako nang nalaman kong may nararamdaman na rin ako sa'yo, Antonia. Bulong nito sa kanya. Parang isang panaginip ang naririnig niya mula kay Hernan. Ito ang matagal niya nang gustong marinig mula sa lalaki. Humiwalay ito sa kanya sa pagkakataong iyon. Ay dumaiti ang labi nito sa labi niya. Napapikit siya upang maramdaman ang init ng mga halik na iyon. Sa gabing iyon ay nagpaubaya siya sa lalaki. Nagising siyang ito ang katabi at walang saplot sa ilalim ng kumot. Nang maalala ang mga nangyari kagabi ay agad siyang natauhan at parang gustong sapakin ang sarili. Talagang marupok siya pagdating kay Hernan. Aba, blooming ah. Nadiligan ni BF? Usisa ni Isabella. Nanlaki ang mga mata niya ng balingan si Isabella. Aba, kung maka-acting akala mo virgin. Okay lang yun uy. May relasyon naman kayo. Gumisi ito. Kaya lang hindi ang sinabi niyang boyfriend ang nakasalo niya nung gabing yun, kundi ang CEO na nakaupo ngayon sa loob ng office nito. Nang magtamang mga mata nila ni Hernan, agad itong dumampot ng cellphone at nagtipa. Iniisip niyang may katext itong iba hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya. A no number. It's me, Hernan. Save my number. Gusto mo bang kumain na? Magpapaakyat ako. Napalunok siya at agad na binaba ang phone. Napansin niyang panay sulyap sa Hernan sa gawin niya. Iniisip nito magre-reply siya dito. Binaliwala niyang text nito at nagpatuloy siya sa ginagawa. Hanggang sa bigla na namang tumunog ang phone niya. Kaya lang hindi si Hernan kundi si Nathaniel. Agad niyang tiningnan ang message nito. Libre ka ba later? Kain tayo sa place ko. Ipagluluto kita. Agad siyang nag-reply. Sure, hintayin mo lang ako doon. Ako nang pupunta. Hindi pa kailanman siya tumanggi kay Nat. Siguro dahil na rin sa malaking utang na loob niya dito. At isa pa'y, malapit niya itong kaibigan. Susunduin kita, Tonya. Akong nagyaya eh. Napangiti siya. Kaya lang napansin niyang may nakatingin sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagtamang mga mata nila ni Hernan. Kunot ang noon ito. Agad siyang umayos ng upo at nagsimula ng gawin ng trabaho. Mga bandang 8 ay out niya na. Wala pa si Nathaniel nang makababa siya. Pero si Hernan nakababa na rin. I can drive you home. Yaya ni Hernan. Umiling siya. Salamat nila. Hindi niya na ito matingnan sa mata matapos ang nangyari sa kanila kagabi. Siyempre, iiwasan niya ito ng malala. Sa tuwing maalala niya ang nangyari sa kanila kagabi, parang gusto niya na lang kainin ng lupa. Dinner? Umiling siya at ngumiti sa kanag-iwas ng tingin. Ilang saglit ay dumating ng sasakyan ni Nathaniel. Napatingin siya kay Hernan nang magbukas ang bintana ng sasakyan. Tonya, nakangisi si Nathaniel. Alis na ho ako. Paalam niya kay Hernan bago pumasok. Tulala siya habang nasa loob ng sasakyan. Naalala niyang itsura nito nang malamang may sundo siya at si Nat pa. She like pasta, right? Ani Nat nang makarating sila sa condo nito. Agad itong nakapagluto at may set up ang mesa na may dalawang candle. Yes, still the pasta. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti dito. Pinagmasdan niyang set up nitong table
Tapos ay nagtungo siya sa kusina ni Nat. Pinagmasdan niyang ginagawa ng lalaki. "You don't like me, right?" Aniya bigla dito. Napansin niyang natigilan si Nat. Hindi nakapagsalita si Nathaniel. Silence means yes. Napangiti siya. Simula palang nararamdaman niya na iyon. Hindi siya nagkamali. "Gusto ko lang mag-sorry. Dahil hindi ko masukli ng feelings mo para sa akin. Ayoko lang na parang nakakulong ka dahil dyan sa nararamdaman mo. Para akong nakakulong sa'yo. Samantalang hindi ko naman yun deserve." Nagpatuloy sa pag-iwas si Nathaniel. "You're wrong. Gusto ko ang ginagawa ko. Hindi ako nakakulong sa feelings ko." Biglang napaiyak siya. "Napakalaki ng mga natulong mo sa amin ang anak ko. Hindi mo kami iniwan hanggang sa lumaki si Herbie." Agad lumapit si Nathaniel para punasan ang pisngi niya at yakapin siya. "Hindi ako umiyak dahil sa'yo. Umiyak ako dahil sa sibuyas." Palusot niya pa. Tumawa si Nathaniel. Alam niyang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Hindi nito ipinilit ang feelings nito sa kanya. Hinayaan siya nito magdesisyon para sa nararamdaman niya. Wala siyang masabi sa lalaki. Talagang napakabait nito. "You still love him?" Ani ng ina niya nang makalapit sa kanya. Nasa teresa siya at nakatitig sa picture frame na kung saan nandun ang larawan nila ni Hernan nung kasal nila. Umiiyak siya habang hawak iyon at ngayon litong-lito siya. Kaninang umagay nakatanggap siya ng message mula kay Hernan. "The company is yours now, Antonia. You can have it and do whatever you want on it." Binibigyan na ni Hernan ang kumpanya sa kanila kahit hindi niya patapusin ang kontrata niya at maging sekretarya nito. Ayon sa isa sa pinagkakatiwalaan ni Hernan ay pupunta na ito sa Russia. Doon naman ninirahan ang lalaki at iiwan nito ang lahat sa Pinas. Kapag nabawi niya ng kumpanya ay ang orihinal na plano niya ay babalik ulit sila sa France. Nagpapatuloy ang buhay niya doon at payapa niyang iiwan ang pamilya niya sa Pinas. Matutuloy iyon bukas. Iyong nangyari sa kanila ni Hernan ay magiging huling alaala na lang sa kanilang dalawa. Maghiwalay na sila ng daan at maaaring magkakaroon na ng kanya-kanyang buhay. Kaya lang ang hirap sa kalooban ng ideyang ganun na ng kihinat na nila. "Hindi ko siya pwedeng pigilan. Kung kami talagang para sa huli, ang tadhana maghanap ng paraan para sa aming dalawa, mama." Niyakap niya ang mama niya. "Hindi ako boto sa kanya para sa iyo. Alam mo yan. Pero ayokong ako ang maging dahilan para maging miserable ang buhay mo araw-araw." Pumikit siya. "Ayos naman. Hindi na kailangan. Kaya namin nawala siya. Huwag mong pilitin ang sarili mo, iha." Lunes ng umaga ay handa na sila. Maayos na nakaimpake ang mga gamit nila. Hindi excited ang anak niyang bumalik sa France. Mas nagugustuhan nito ang buhay sa Pinas. Lalo pa't nagkaroon nito ng maraming kaibigan dito sa Pinas kumpara sa France. "Someday when I have to go to school, I will come back here. Dito ako mag-aaraw with my friends, mama." Ani ng anak niya habang nakatingin sa salamin. "Gusto mo ba talaga dito?" Aniyat na pangiti. "Yes, mama." Kinurot niyang pisngin nito at ngumiti. "Sure, someday, baby." Tumingin siya sa labas. Unti-unti nang nagpapakita ang haring araw sa silangan. Ang ganda nitong tingnan. Ibig sabihin may bago na namang kabanata sa buhay nila ang bubuksan nito. Katulad ng magiging buhay nila sa France, bagong kabanata na naman iyon ang buhay nila. Buhay na tanging sila lang ng anak niya ang magkasama. "Mag-ingat kayo doon. Huwag niyong pababayaan ang mga sarili niyo." Niiyak na pahabol ng ina niya bago sila pumasok sa airport. Nakangiti na hawak niya ang kamay ng anak papasok habang kumakaway ito sa lola niya. 6 months passed. December, taglamig na. Laman ang maingay at abalang daan ng Centrival del Liori, ang coffee shop na sa tabing daan. May upuan sa labas sa ilalim ng lamppost at inaako pa ng magkasintahan. Panakanakang niyebe sa labas pero hindi alintana ng dalawa. Napangiti siya. Nagbawi siya ng tingin at agad inikot ang tingin sa buong coffee shop. Agad niyang nakitay ang isang customer na nagtatawag ng waiter. Gusto nitong mag-order kaya agad niya itong dinaluhan.
Abala sa coffee shop lalo na sa ganito kalamig ang panahon. Ilan sa mga nandun ay magpamilya. Kumpleto ang mga ito sa Disyembre. Nakakaingit. Aniya sa sarili. Ang anak niya ay nasa restaurant ni Nat. Pwede ito ron habang nagtatrabaho siya. Kung dati sinusuportan sila ni Nat sa financial, ngayon kailangan niya ng kumayod para sa kanila ng anak niya. Agad sumagi sa isip niya si Hernan. Kumusta na kaya ngayon ang lalaki? Mag-isa itong isi-celebrate ang Pasko nito. Mga bandang 7 ay out na nila. Sobrang lamig sa labas. Pahirapan sa pagmamaneobra ng pick-up niya. Lalo na madulas ang daan dahil sa yelo. Dumaan siya sa isang kilalang bake shop. Bumili siya ng paborito nila ng anak niyang cheesecake. Tiyak na mag-aagawan sila nito mamaya. Natatawa na lang siya sa isipan niya. The next niya si Nathaniel. Sa bahay ka ba magpapasko? Magluluto ako. Agad na nag-reply si Nat. No, may kadate ako. Iniwan ko si Herbie sa bahay mo. Naghihintay sila sa'yo. Kumunot ang noo niya nang mabasang salitang sila. Anong sila? Agad na milog ang mga mata niya. Nandun bang papa at mama niya? Dito sila magpapasko? Bakit hindi mo lang nito nabanggit sa kanya na pupuntang mga ito dito? Talagang sinurpresa lang siya. Nagmamadali siyang umalis sa bake shop at niyakap ng napakalamig ang tinapay. Walang katapos ang tinapay. Agad niyang pinasibad ang sasakyan at nagmamadaling makauwi. Miss niya na rin ang mga magulang niya. Gusto niya na rin makita ang mga ito. Hindi niya na maayos na naipark ang sasakyan nang bumaba siya. Nakangisi siya hanggang sa makarating sa loob. Kaya lang natigilan siya sa nadatnan. Imbis na ang mga magulang niya ay isang lalaking kalaro ng anak niya ang nadatnan niya. Familiar ang likod nito. Nang lumingon nito ay sa kanya nakumpirma kung sino. Sir Hernan. Mama, it's Mr. Alfonso. You two are friends, right? He's here to join us since Daddy Nathaniel isn't here. Pagbibida agad ng anak niya. Gusto niyang sabihin sa anak na hindi lang kaibigan Sir Hernan na itong ama nito at itong matagal nang hinahanap ng anak niya. Hernan. Ngumiti ang lalaki. Tumayo ito at ginulo ang buhok ni Herbie. Humagikik si Herbie. It's been a month since we parted our ways, Antonia. Panimula ni Hernan. Nanatili siyang tulala at parang umiiyak na. Hindi ko pala kayang malayo sa inyo. Sa pagkakatong ito ay, hindi niya na napigilan ang mga luha niyang mahulog. Dahan-dahang humakbang si Hernan at agad siyang kinulong sa yakap nito. Bakas ng pagtataka ang mga mata ni Herbie habang nakatitig sa kanilang dalawa na Hernan. Kinabig niyang anak para mayakap silang dalawa na Hernan. Kumuko siya sa anak. Tumingin siya kay Hernan bago binalik ang tingin sa anak. Herbie, anak. Pinahid niyang luha niya bago nagsalita. Sir Hernan Alfonso, siya ang ama mo. Natulala ang anak niya. Tumingala ang bata kay Hernan. Mas lalong bumusang luha niya habang pinagmamasdan ang reaksyon ng dalawang mag-ama. Is it okay to spend a Christmas Eve with you? Ani Hernan sa anak niya. Isang saglit bago nakasagot ang anak niya. Yes. Ani Herbie. At tumulo ang luha. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.